So magandang gabi sa ating lahat at sa lahat ng mga taga-subaybay natin sa buong mundo at sa ating mahal na kaibigan, Pastor Rian Fuentes. At sa lahat ng mga kasama natin ngayong gabing ito. Una, atin munang unawain ang topic natin, The Temple of God in the Old and New Testament as Sacred Images. Yan po ang ating topic na ang templo ng Diyos sa Old Testament at sa New Testament, may sacred images ba? Yan lang po ang main central idea sa gabing ito. Una-una, ang Diyos pala ay nagbigay ng kakayahan sa pag-ukit. Yung kakayahan sa pag-ukit ng mga imahen o larawan ay galing sa Diyos. Pabasa natin yan sa Exodus chapter 31, verses 1 to 6. The Lord said to Moses, I have chosen Bezalel, the son of Uri, and grandson of Hur, from the tribe of Judah. And I have filled him with my power. So yung kakayahan pala sa paggawa ng larawan or carved images, I have filled him with my power. I have given him understanding, skill, and ability for every kind of artistic work, for planning skillful designs and working them in gold, silver, and bronze, for cutting jewels to be set, for carving wood. So ito palang artistic work sa paggawa ng mga carved images, it is from God. It is not from any spirits, but from the Holy Spirit, from God. I have filled him with my power. Kasunod na talata, Brother Jando. At yan ang dahilan kung bakit ang templo ng Diyos ay merong mga sagradong simbolo, sacred images. At merong mga kaaway pala, yung mga, bago natin ito, pero ito na natin na lang mabasahin. Your enemies have shouted in triumph in your temple. Meron palang kaaway ang Diyos. No? At sumisigaw sila na parang nanalo sila inside the temple of God. They have placed their flags there as a signs of victory. They look like woodsmen cutting down trees with their axes. They smash all the wooden panels with their axes and sleds, hammers. They wrecked your temple and set it on fire. No, sinunog pa yung templo nila ng Diyos. They desecrated the place where you are worshipped. They wanted to crush us completely. They burned down every holy place in the land. All our sacred symbols are gone. There are no prophets left and no one knows how long this will last. So dito sa talatang ito, merong kaaway ang Diyos. Itadala ng mga palakol, mga martilyo, at pinasak nila yung mga sacred symbols ng ating Panginoong Diyos. At kasali na dito yung winged creatures. Yung mga kirubin, no? Mga imahen o larawan ng mga kirubin. Sabi dito, nagpagawas ang Diyos ng mga sagradong larawan sa mga anghel o kirubin. Mababasa natin ito sa Exodus chapter 25 verse 18. Make two winged creatures of hammered gold. So good news, so magsagawa ka ng mga nilalang na may pakpak. It refers to the angel. Then make two statues of guardian angels using beaten gold and place them at the two ends of the lid of the ark. Sa Exodus chapter, so napagawa siya ng mga inukit na mga larawan. Ano ba yung larawan na inukit niya? Larawan ng mga anghel, na mga banal na mga nilalang. At sa Exodus chapter 25 verse 22, doon siya makipag-meet sa bayan ng Diyos. Ito po nakasulat. Exodus chapter 25 verse 22, I will meet you there between the two creatures. And I tell you what my people must do and what they must not do. So, saan siya makipagkita? Doon sa dalawang larawan ng mga kirubin o anghel. Atin muna mabasahin, Brother Jando, yung Tagalog. Sa Exodus chapter 22 verse 22, mga kapatid. Sa Tagalog version. Doon tayo magtatagpo sa luklukan ng awa sa pagitan ng dalawang kirubin. Doon ko ibibigay sa inyo ang kautusan ko sa mga Israelita. So, kung tatawag sila sa Panginoon, naharap sila sa dalawang kirubin na kinakarve ni Moses na base sa talata na bago natin binabasa sa Exodus 25, versikulo 18. Patuloy sa ibang talata, Brother John. Dahil sa 1 Samuel chapter 4 verse 4, ito nakasulat, the army sent some soldiers to bring back the secret chest
from Shiloh, because the Lord, all powerful, has his throne on the winged creatures on the top of the chest. So kita ninyo, ang Diyos ay ang kanyang trono ay nasa dalawang cherubim, dalawang imahen. Sa Tagalog, Brother Jando, tingnan mo na mabasahin sa Tagalog. Sa 1 Samuel chapter 4 verse 4. Chapter 4 verse 4. Ito ang nakasulat, mga kapatid. At kinuha na nila sa Shiloh ang kabanang tipan, na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin. So yung presensya ni Yahweh ay nasa ibabaw ng mga kerubin. Secret images po ito. So malinaw na malinaw. Sunod na talata, mga kapatid. At itong secret images ng mga larawan ng mga kerubin, sabi dito sa Exodus chapter 26 verse 1 verse 31, make the interior of the sacred tent, the tent of my presence, dahil wala pa silang templo sa panahong ito. So meron pa silang tent or tulda. The tent of my presence, out of the 10 pieces of fine linen, woven with blue, purple, and red wool, embroider them with figures of weeds, creatures. It refers to the cherubim. Make a curtain of fine linen, woven with blue, purple, and red wool, embroider it with figures of weeds, winged creatures. So it refers to the cherub. At itong, makatapos dito, mga kapatid, sa paggawa nila mga secret images, at dinagay nila ito sa templo. Sa 1 Kings chapter 6 verses 24 to 23. Ito ang nakasulat. Both were of the same size and shape. Each has two wings. Each wing, laki pa lang nito. 7.5 feet long. So laki pa lang nito. So ito po yung background natin, no? sa ating yung mga kerubin. So that the distance from one wing tip to the other was 15 feet. They were placed side by side in the most holy place. So, saan ito nilagay? In the most holy place. So, of their outstretched wings touch each other in the middle of the room. And the other two wings touch the walls. The two winged creatures were covered with gold. The walls of the main room, of the inner room, were all decorated with carved figures of winged creatures, palm trees, and flowers. So, ito po ay... So, kita ninyo yung inuukit na carved image. Saan nilagay? Sa Holy of Holies. No, base sa ating binabasa. Sabi dito, ito ay nilagay. Ay, break muna, bro. Sa pangalawang sentence, they were placed side by side in the most holy place. So, nilagay ito sa holy place, no? Dahil secret things po ito, secret images po ito. Dahil doon, itong mga larawan na ito, nandyan ang presensya sa Diyos. Isaiah, 1 Samuel chapter 4, verse 4. Patuloy tayo, Brother Jan, no? Even the doors, not only the area of Holy of Holies, especially as well as the doors, being decorated with carved images. 1 Kings chapter 6 verse 32. The doors were decorated with carved figures of winged creatures, palm trees, and flowers. The doors, the winged creatures, and the palm tree were covered with gold. So kahit sa pintuan, sa templo. So meron talagang secret images. So ang topic natin, the temple of God in the Old and New Testament has secret images, ay malinaw naman yun. Hindi tayo nahihirapan sa pag-prove sa topic. Dahil binabasa natin na dami talaga, hindi lang sa area sa Holy of Holies, kundi pati na sa kanyang pintuan. Patuloy, Brother Jan, no? Pakita natin. So 1 Kings chapter 8, verses 6 to 7, then the priest carried the covenant box into the temple. So yung Ark of Covenant has been brought to the temple and put it in the most holy place beneath the winged creatures. Their outstretched wings covered the box and the poles it was carried by. So, kita nyo, nasa likod ko, yan po ang carved images sa loob ng templo ng Diyos. So, hindi tayo nahihirapan sa pagpatunay nito dahil mabasa natin litra po litra. At patuloy, Brother Jando. So, dinala na nila yung carved images sa loob ng templo ng Diyos. Sa 2 Kronika, chapter 3, verse 7, ito ang nakasulat. He used the gold to overlay the temple walls, the rafters, the entryways and the doors. On the walls, the workers carved designs, the wings, creatures. So, hindi lang wala pintuan, pati na yung mga bubong. Just imagine, ha? So, yung bubong ng templo, may carved images din sa mga kerubin. Patuloy, Brother Jando. Sa 2 Chronicles chapter 3, verses 10 to 13, the king also had his workers
Make two last 2 minutes. Salamat po. Make two wings creatures out of metal, cover them with gold, and place them in the most holy place, sa loob ng templo, where these two. At itong templong ito ay dun si Kristo ino-offer sa Luke chapter 2 verses 22 to 23, the presentation of Jesus in the temple. So sa templong ito, na kung saan maraming mga secret images sa mga anghel, dun ino-offer si Kristo base sa Luke chapter 2 verses 22 to 23. At sabi ni Kristo sa Luke, Matthew chapter 21 verse 12 to 13, ito nakasulat, ano yung masahin mo na dyan do? Matthew chapter 21, 12 to 13. Nagagalit si Kristo dahil wala silang respeto sa loob ng templo ng Diyos. 21 chapter 12 verse 13. Sabi ni Kristo dito, pumasok si Kristo sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda at namimili roon. Ipinagtataob niya ang mga mesa ng mga mamamalit ng salapi at mga upuan ng mga nagtitinda ng kalampati. Sa 13, sinabi niya, sinabi ng kasulatan, ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawan niyo itong lungga ng mga magnanakaw. So ang templo ng Diyos ay tatawaging bahay dalanginan. At ang mga apostol sa Acts chapter 3 verse 1, doon sila nagdasal. Pumasok sila sa templo ng Diyos upang magdasal. At itong templo na ito, minsan nagpunta sina Pedro at Juan sa templo alas 3 ng hapon noon ang oras ng panalangin. At itong templo na tinutukoy dito, ito po ang templo na dinidescribe sa Old Testament na may maraming mga secret images sa pintuan, sa bubong, pati na sa altar na sa likod ko. At dito din sa aking dala ko galing sa Holy Land, no? Carved images talaga. No? Ark of the Covenant. So malinaw yeah. Na patunayan natin the Temple of God. Secret images. Final. Ayan. So maraming salamat po Father Darwin sa iyong presentation patungkol dito sa ating topic, no. So dadako na tayo sa ating question and answer. So ayan. So Brother Ryan, ready ka na ba for our cross examination? Yes bro, pero bago lang lahat, nandiyan po si Brother Johnson, pag-aralan natin. Okay. Brother Johnson, pwede magpa muna bro at para marinig ka ng ating mga viewers. Naka-mute yata. Brother Johnson, naririnig ba ako? Ayan. Yan. O, pakilala ka po, Brother Johnson, para na, may idea po ang ating mga manonood. Bukas okay. Camera. Bukas po camera namin. Yung isang... Paki-unmute po. Paki-unmute po yung isa kong account, yung nasa laptop. Ayun, okay na. Dalawa po kasi yung computer to. Bali, yung hawak ko, yung laptop. Paki-unmute na lang po yung isa. Yan. Ah, meron pa. Mute ito. Kailangan niyo po i-mute ako. Ayan. Okay. So, ayan. Pasensya na po mga kapatid. Nasa biyahe ko ako kanina. Tama, nag-park po. Nag-start na rin. So, salamat po at pasensya na po at na-delay po kami ako ng ano. Pero naka-join ako bago po magpakilala kanina. So, nasa cross-examination na po tayo. Ako nga pala po si Brother Johnson Amikan ng Pag-aralan Natin Ministry. So, sinacrifice po namin yung live namin ngayon para at least ay mapagbigyan yung invitation na isa sa maging moderator. So, nakita ko naman po yung rules ng debate po dito. Yun na lang po yung ating susundan. Dalawa naman po kami. So, thank you po sa inyong pag-antabay. Okay, maraming salamat, Brother Johnson. So, dadako na po tayo sa ating question and answer. So, Brother Rayan, so you have 10 minutes, bro. Alright. If ready ka na, bro, you may take your 10 minutes now. Yeah, I'm ready. Alright, good evening, Sir Darwin. Ang una ko pong katanungan ay ganito. Naiintindihan mo ba talaga yung tema na pinatutunayan mo, yes or no? Yes. Alright, yes. Salamat. Okay, go ahead. Next question. Yun ah, okay, alright. Sige, pakisabi na lang ng next question, Sir Darwin, pagka wala ka nang idadagdag, para diretso ko tayo. Masa, ihinto na ako. No, wait, wait lang. Don't worry, nandito moderator, bro. Nasa rules natin yan. Go ahead, bro. Okay. Pangalawa po pong katanungan ay doon po sa ginamit mong unang hari, 6:32 at saka I think 8:6-7. Doon ba sa binasa mo na naka-record naman, mababasa ba natin doon yung secret images, yes or no?
Sagot, hindi natin mabasa, pero kung mabasa tayo ng kanata, dapat natin intindihin. Nandiyan yan sa Nehemias chapter 8, verse 8. Basa ka at intindihin mo yung binasa mo. So, imposible namang hindi ito secret ininagay next sa question. The of Holies. Okay, all right. Doon sa 2 Chronicles, I think, 2 Chronicles 3, 7 at 10, 13. Alin po ang letra for letra? Kasi sabi mo kanina na hindi kayo nahirapan na patunayan yung tema dahil nabasa ninyo yung letra for letra. Ano po ang letra for letra doon sa 2 Chronicles binasa mo? Holy of Holiest or Sacred Images? Ang nabasa natin, ang Holy of Holy, at nabasa din natin na yung carved images ay nilagay doon. Nilagay doon. At sabi sa Psalm chapter 74, may mga kaaway ang Diyos. At dinurog nila yung sacred symbols natin. Next question. Yes. Alright. Salamat. At nabanggit niyo po yung Lucas, Matthew, at saka Gawa 3 about po sa templo. Again, ang tanong ko po, meron ka bang mababasa doon na sacred images? Meron o wala? Ang sagot, sinagot ko na meron. Sa Psalm chapter 74, may mga away ang Diyos. Pumasok sa templo at sabi, dinurog nila yung mga sacred symbols nila. Natawala na yung mga sacred symbols objection, nila. Objection po, Mr. It's time. Okay, ang tanong ko po, doon po sa Lucas, Mateo at Gawa, kanina yung sagot niya sa awit. Ngayon po ang tanong ko sa Lucas, Mateo at Gawa, ayan ba, mababasa ba o hindi yung sacred image? Okay, that's an objection. Wait lang po, Father Darwin. Wait lang po. Do you have counter objection or gusto mong sagutin yung tanong ni Brother Ryan? Sasagutin ko ng hindi mo basa litra po litra dyan sa... Apo, wait lang po. Wait lang po. Sasagutin niya. So, Brother Ryan Puentes, pwedeng pakiulit yung tanong mo and then kapag sagot ni Father Darwin, itutuloy ko yung oras mo. So, you still have 7 minutes and 21 seconds, bro. Okay. Ang tanong ko po kanina ay doon ba sa nabanggit niyang Lucas, Mateo, 21 at saka Gawa 3:1, meron ba doong binanggit or mababasa ba doon yung sacred images? Ang sagot, wala tayong mabasa litra po litra dyan, pero implied. Dahil binabasa na natin, kung magbasa tayo ng Biblia, hindi lang isang talata. So, going back to Psalm chapter 74, yung mga kaaway ng Diyos ay pumasok. Ang sabi ng mga bahay ng Diyos, all our sacred symbols are gone. Next question. Yung templo. Okay. Eh, yun bang binasa mo na awit na mayroon pong sacred symbols na nakasulat letra for letra. Ayan ba ay nakasulat sa Douay Rheims version o ibang salin po yung binasa mo? Objection, Mr. Moderator. No. Objection? Kahit anong Bible pwede natin gamitin. Okay. So, ano counter-objection, Brother Ryan? Wala po naman akong tutol kung anong Bible. Ako po yung nagtatanong lamang kung okay. Babasahin natin. Anong version kasi wala kasi yung So, anyways, okay, moderator's time. So, Bro Ryan, pwedeng pakiulit ng tanong and then... Good news, bro. Yung version ng tinatanong. Yes, okay. So, next question tayo, bro. Right. Okay. Ayun po, I think, I believe na kayo po ay isang pari. Ibig sabihin, kayo po ay nag-aaral ng theology. Ayun po sa inyong theology na pag-aaral. Ang, ito bang, meron ba kayong aral patungkol po sa hermeneutics ng ang Old Testament siya po ay shadows of things to come? Meron o wala? Una-una, sa theology, about sa Old Testament, it should be referred to the... ating discussion ngayon is all about the New and Old Testament. Moderator's time po. Moderator's time. Okay. Moderator's time. Father Darwin, tanong niya po, meron o wala? That is a categorical. So, objection, Mr. Moderator. Hindi po yung topic natin. So, focus on the secret images. Hindi sa background ko. Okay. So, then, Brother Ryan, meron ka counter objection? Wala po. I-refresh ko na lang. Hindi kasi ako nagtatanong ng background, Mr. Moderator. Hermeneutics po ang ating... Okay. So, pwedeng paki-replace yung tanong mo kasi for him, that is his background. So, yeah. Yun na lang. So, go ahead, bro. Paki-replace. Salamat, Mr. Moderator. I-refresh ko na lang, Sir Darwin. Ano? Ang tanong ko po kasi, ang talagang pinakatanong is that we're talking about all the New Testament. Kayo ba'y naniniwala that the Old Testament is a shadow of things to come na nasa Colossus kasi yun, pero hindi ko babanggitin, hindi ko mo kasi yan nabanggit. Naniniwala po ba kayo na yung Old Testament ay shadows of things to come? Meron ba kayong paniniwalang ganun? Yes or no? Yan ang nakasulat sa Biblia, yes. Salamat. Dito next po question. Sa okay, dito sa binasa mo, lalo na sa Exodus 25 at saka doon sa mga nabanggit mong talata, I think Ezekiel,
na nabanggit niyo po yung Ark of the Covenant. Naniniwala po ba kayo na ang nagpapakabanal doon sa Ark of the Covenant ay yung presensya na, literal na presensya ng Diyos na nasa gitna? Yes or no? Precisely. Yun nga ang binabasa ko. Naging banal yun dahil sa presensya ng Diyos. So therefore, naging banal din yung ribulto na yan dahil sa presensya ng Diyos. So sacred images. So, next question. Okay. At doon po sa New Testament na noon ang mga apostol ay sila po ay nangaral. Sila ba ay merong daladalang ba silang daladalang Ark of the Covenant doon na merong kerubim? Okay. So mini-mention ni sa Hebrew 4 na ito ang nakasulat sa moderator time. Ay sa tingin ko ay ano yan eh, categorical. Meron bang dala o wala? Una-una, hindi makita na litra po litra pero may implied sa Hebrew chapter 9 verse 5. Mini-mention sa new larawan ng mga kerubin na simbolo sa presensya ng Diyos. Okay, next question. We have a 4 minutes and 2 seconds, bro Rehan. Go ahead. Yes, doon sa Hebrews 9, noong binanggit po yung mga images like the kerubim at yung templo. Siya ba ay nagpapahayag kung ano ang meron doon sa Old Testament or nagpapahayag siya sa New Testament times? Doon po sa context ng Hebrews 9. Nagpapahayag siya sa templo sa Old Testament. Minimension niya sa New Testament. sa New Testament. So, ito ay patunay na may sacred images talaga ang templo ng Diyos. So, yan ang punto natin ngayon. Next question. Okay. Again, may mababasa ba dyan na sacred images sa talatang sinusundan lang natin yung Hebrews 9? Meron ka bang mababasa dong sacred images sa kahit anong salin, letra por letra, wala? Itong mga kerubin, sacred images, inaamin mo na dito nanahan ng Diyos. Naging sacred ito dahil sa presensya ng Diyos. Next question. Alright, sir, sa templo. Noon pong ito'y giniba ni General Titus sa 70 AD. Ano po yung templo ng Diyos after that? Okay. Hindi na yung topic. Ang topic natin kung ang templo ng Diyos may secret images. So, before that, ano ba yung templo? Kahulugan ng templo, pwede naman tayo maging templo ng Diyos. Pero ang punto dito, ang templo ng Diyos may secret images talaga. Next question. Counter po, Ms. Amin. Objection po, Mr. Moderator. Okay po, post time. Anong objection po? Do you accept that answer na wala po tayo, hindi po yun sa topic kasi I'm talking about templo. So now, ngayon, my question is, kung yung bang templo na nagiba, since we're talking about temple, ano po ba yung templo na after doon na nagiba ni General Titus 70 AD, ano po yung templo para ang next question ko doon kung meron pa bang sacred images? Kasi yan kasi yung topic eh. Is it out of the topic, Mr. Moderator, or should he answer that? Tanungin ko muna si brother, si father. Father, gusto mo bang mag-counter objection o gusto mong sagutin yung tanong niya? Meron ka ba counter objection? Sa topic bro, ng templo sa Diyos, patunayan ko na may sacred images. So meron talaga, nabasa ko na. So, gusto mo sagutin yun o pass muna tayo sa question niya? Una-una bro, panahon ni Titus, upagiba niya sa templo. No? So, hindi yan nangaho. Nag-guess ka na po. So, bro Arayan, I think hindi niya gusto talaga sagutin yun. So, maybe we proceed to another question bro para umusan tayo. So, wala tayo magagawa doon. So, go ahead, bro. Dapat i-address mo ng dalawa kung katulad kayo na tinanong mo kung sasagutin. Sasabihin ko, kasi in-stop natin yung ano eh, yung oras. So, sasabihin, dapat pag tinanong kung sasagutin ba hindi, sasagutin. Para ang pagsagot, i-continue yung oras. So, yes. Hindi natin alam kung i-continue yung oras o hindi. Actually, that's why I'm asking Brother Rayan kung pwedeng ituloy na kasi hindi natin mapipilit yung kabilang panig na sumagot o hindi sumagot. So, we have to continue. We still nakapulse pa rin. We still have 2 minutes and 15 seconds. So, ask natin si Brother Rayan. Bro Rayan, since wala tayong magagawa, even si Brother Johnson, no? Hindi natin mapilit si Father kung ano yung gusto niyang isagutin o hindi. So, yung ano po, maybe... Brother Nash, ang gusto ko lang sana yung i-address nila para sasabihin natin continue na yung time. Yes, yes, bro. Ay sasabihin po nila para itutuloy natin yung time. Correct. Okay, correct. Okay, tama. So, let's say
hindi niya talaga gusto sagutin eh. Yun yung nakikita natin. So, let's continue. Yes. Let's continue na lang, bro. Maybe you should make another question na lang, bro. So, you still have 10, 2 minutes and 15 seconds, bro. Go ahead. Okay. Ang tanong ko po lang, ito, parang ating pangalawang or dalawang tanong na lang, Sir Darwin. Let's go back to the Ark of the Covenant. Yung dalawang kerubin po na nandoon. At saka nandoon po sa pintuan o kaya sa loob ng templo sa Old Testament. Ano? Ang katanungan ko po doon, kung wala po yung presensya ng Diyos doon na literal na talagang na nagsasalita, kung wala po doon, magiging secret ba yung inyong images doon sa Old Testament na ginamit mo o hindi? Nakapagbanal doon yung presensya ng Diyos at ginamit ng Diyos yun. Exodus chapter 25 verse 22, makipagkita ako sa inyong sa harap, in between, sa larawan ng mga anghel. So yan ang kaloob ng Diyos. Dahil dyan, napatunayan natin na merong secret image sa loob ng templo ng Diyos. Next question. I think i-wave ko na lang yung oras. I think na sa dalawang sagot na yun, ano niyan. Salamat po, Sir Darwin. Okay. You still have 1 minute and 1 second, so winaway mo na, bro. Confirm ko lang. Yes, Mr. Moderator. Hindi kami tapos yung okay. So kung i-winaway mo na, set ko lang yung time mo sa 15 minutes. So, yan. Let us proceed, no? So, yan. So, winawave na niya ang kanyang oras sa pagtatanong. So, proceed na tayo sa presentation ng negative side. Ready ka na ba for your presentation, Brother Rayon Puentes? Yes, Brother Nash, Mr. Moderator, I'm ready. Okay, kung ready ka na, you may take your 15 minutes now. Alright, magandang gabi po sa lahat at salamat sa pagpapa-unlock, Sir Darwin. Talagang hinangaan ko din siya as a priest ng Roman Catholic, mabait at magandang kausap. So ngayon, ang ating pong trabaho ay tayo po'y mag-negate po sa kanyang mga inilatag. Unang-una, atin pong pag-uusapan itong tema. Ano po? Kasi dapat naintindihin natin yung tema bago po tayo sumabak sa pagkikipag-usap. Dito, patutunayan ng affirmative na merong sacred images daw sa Old Testament at sa New Testament ng na templo or sa templo. Doon sa templo may sacred images. At atin po ngayong makikita na unang-una ay hindi po tayo tungtol na may images sa Old Testament sa templo. Sa templo. Okay, sa templo. Old Testament, lalo na po doon sa first and second temple, ay hindi natin tinututulan na may images doon. Isa doon yung Ark of the Covenant na may cherubim. Kasi nga, hindi nga tayo against doon sa images sa Old Testament. At ang atin pong tututulan ngayon ay yung pong katagang secret images na noon na atin pong tinanong ang ating maginoong kausap, mabait na kausap, eh wala naman palang mababasa doon sa kanyang mga ginamit. In fact, yung mga ginagamit niya, ang mababasa po doon yung Holy of Holies. Bakit po Holy of Holies doon sa templo? Dahil yun po nag-separate sa ibang mga rooms doon at doon yung Ark of the Covenant na inilagay kung saan nandoon ang presensya ng Diyos sa gitna ng kerubim. Kaya ito ay nagiging holy. Hindi po yung mga kerubim yung tinatawag na sacred doon. Hindi po natin mababasa yon sa mga sa Biblia, kaya naging doon po tayo yung ating ano, no? Atin po itong talagang klaruhin na hindi po tayo tuto sa Old Testament may yung sacred images at yaong sa templo ng New Testament. Yun po yung ating tututulan ngayon. Kaya dapat malinaw po sa atin yan na kasi yung mga binabasa, hindi po tayo against doon. Ano doon. Pero ipapakita po natin ngayon mga kaibigan, by the grace of God, kung kanino o alin po sa amin ang nag-umagamit ng Biblia na with full honesty on the context and also right hermeneutics or rightly divide kami ngayon yung gamit ng Bible. So unang-una in mababasa, sabi kasi yes, totoo naman yung ano, minsan kasi tumatakas tayo sa explicit at implicit, no? Pero example natin para malaman po ng mga ating mga manunood. For example, ako, no, ang explicit na pagkasabi sa aking kasarian ay ako ay lalaki. Pero pagka implicit po ang mga pagkasabi, sasabihin ko hindi ako babae. Ang ibig kong sabihin, lalaki pa rin pero hindi direct yung pagkasabi. Pero pagkasabihin mo, wala ka namang nabasang sacred images, tapos sasabihin mo, implied, ay wala po, hindi po natin ma-imply yung hindi mabasa. Okay, pag may sulat ako na mabasa nyo na ako ay hindi babae, may nakasulat ang inyong isipan o unawa na talagang lalaki yung sumulat at ako yun. No, hindi yung walang nasulat pero may na-implied ka. No, hindi po ganun ang paggamit ng unawa na tama, mga kaibigan. Ngayon ay
upang na ating pong ang aim po natin dito ay maintindihan din ng ating mga kaibigang Katoliko na hindi po kami naninira o hindi po namin kayo hate, no? Kami po ay gusto po namin kayong maliwanagan na sa pag-uusap na ito ay marami po tayong nakitang mga palusot. Unang-una, ang Old Testament na templo ay yaon po ay templo ng mga Hudyo dati na hindi pa po ito nagiba, no? Nagiba po ito 70 AD ng General Titus. After that, hindi na po nagpatayo ng templo. Bakit? Kasi sabi niya, inamin niya kanina na meron para sa hermeneutics nila, sa theology nila, that the Old Testament, that is the shadows of things to come. No? Kaya nga, mga kaibigan, Katoliko, ano po, pagka Seventh-day Adventist po yung kausap natin, pagka sasabihin na bawal yung baboy, kainin, tapos mangili ng Sabat, na ano, Sabado, eh bakit ang ating rason ay sa mga Israelitas lang yon, ay doon lang yon sa Old Testament. Eh ngayon kung secret images na ang tema, bakit po panay Old Testament tayo? Ha? Dahil wala po sa tamang paggamit ng Biblia. Dahil ang tamang paggamit ng Biblia, the Old Testament are shadows of things to come. Para po sa inyong kaalaman, ang templo ng Diyos, yan po sa Old Testament ay magiging mga mananampalataya. Saan po natin yan mababasa? Dito po natin yan mababasa sa Korinto, unang Korinto. Kaya nga, natanong natin kanina eh. Ano pa ba yung templo? Hindi po out of topic yun ha. Ano po ang templo pagkatapos itong giniba ni General Titus? Dahil tatanungin natin sana kung saan nailagay yung Ark of the Covenant, kung meron pa. Dala ba ng mga apostol yung Ark of the Covenant? Hindi masasagot yan. Dahil dito, sa 1 Corinthians, pwede bang makapag-share ako po ng ano? Makapag-share screen naman? Ito. Okay, share screen tayo. Okay, ayan po siguro, na-share na. Okay. Alright. Dito po, ang sabi po dito kasi sa 1 Corinthians chapter 6 verse number 19, what? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Kahit sa 3:15 ng 1 Corinthians, 3:15 po ang sabi po dito, if any man's, I mean, 16, know ye not that ye are the temple of God? Yung templo ng Diyos sa Old Testament, meron pa lang yung shadow, meron pa lang tunay na bagay. Yun lamang ay shadows of things to come. Ang tunay na bagay, lalo na sa Old sa New Testament, ang templo, yung mga mananampalataya. Kung ang templo ay ang mananampalataya dito sa mga sulat ng Apostol Pablo, eh paano magiging mayroong mga secret images yun? Wala po, mga kaibigan Katoliko. Wala po. Dahil sa tamang paggamit ng Biblia, yung parte pa, ang Old Testament, parte pa po yun ng doon. Actually, Jesus Christ already starting that, yung mga aral. Pero yung mga kaganapan, like the Old Testament na sinabi niya sa Hebrews chapter 9, nabanggit daw. Pagkabasahin niyo po yung Hebrews chapter 9, maintindihan niyo agad na ang writer po dito ay nagsasalaysay lamang kung ano po ang meron doon po sa Old First Covenant o sa ayan, ang covenant is Testament. Old Testament po yan. No? Again, hindi po tayo tutol na may images doon sa Old Testament. Totoo po yun dahil meron po yung significance sa New Testament. Presensya ng Diyos na nasa gitna ng kerubin ay nandoon na po sa mga mananampalataya dahil tayo yung templo ng Diyos at sa atin mananahan yung banal na espiritu. Tayo po na mga Trinitarian naniniwala, the Holy Spirit is God, the third person of the Trinity. So therefore, yun pala yung ibig sabihin ng Old Testament, temple at saka yung presensya ng Diyos. Literal kasi yung nananahan. Kaya hindi natin ang mga images ninyo sa images ng Ark of the Covenant. Dahil until now, kung meron pong Ark of the Covenant, kami po yung mauuna na ano doon, magsiservisyo at luluho doon. Ha? Kami po yung mauuna. Pero dahil wala na po, dahil pinalitan yan ng Panginoon. Salamat, Sir Darwin, ikaw po yung shadows of things to come. Kung shadows of things to come yun, ano ba ang things? Ano ba ang tunay na mga bagay? Kung yan lamang po ay anino? Ano ba yung tunay na bagay? Ang tunay na bagay sa tamang paggamit ng Biblia, yung templo ay pinalitan, yung literal na templo, in fact, ito po ay nakasulat. Pakinggan po natin ang Panginoong Hesus Kristo. No? Tinututulan po natin yung secret na word ng images dahil wala po noon. Dito sa mga, lalo na po sa mga salin, ang Biblia na tinatanggap po natin, though you can use any, ano, as much as you can, pero sa amin kasi, we have to use yung talagang totoong Bible. Dito kasi sa talata ng John 4, chapter 4 verse 23, sabi dito, but the hour cometh and now is when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth. Sabi dito kasi, sabi ni Jesus Christ sa verse 21, woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain. Meron kasing sa mountain, may mga
templo doon na sambahan itong mga Samaritans. They cannot mingle with the Jews doon sa templo. At sabi niya, nor yet at Jerusalem. Kasi yung Jerusalem, nandun yung templo, doon sila sumasamba. Merong specific place of worship, yung Old Testament. Pero sabi ni Jesus Christ, darating ang araw na hindi na, no, hindi na doon at hindi na sa mga templo na mga gawa ng ano ng tao, kundi dito na kahit saan, dahil you can worship God because God is a spirit. You can worship Him in spirit and in truth. Pagka ang mga believers po ay magtitipon kahit walang templo, yan sila po ang templo ng Diyos. Nandyan ang presensya ng Diyos na nandoon nung una sa gitna ng kerubim. Kaya yung tema ay hindi po napatunayan. Madaling mabubuko yun pag tayo'y gagamit ng tama sa Biblia, mga kaibigan. Wala pong sacred images doon. In fact, ang pinaka-sacred, yung holy doon, ay ang presensya ng Diyos. Kung wala ang presensya ng Diyos, namin niya kanina, kung wala ba yung presensya ng Diyos, magiging holy ba yung mga kerubim? Sabi niya, hindi raw, yun lang yun daw nakapagpabanal doon ang presensya ng Diyos. Tama yun. Kaya yung presensya ng Diyos, ang banal na Espiritu mismo, Diyos mismo, mananahan sa mga mananampalataya, yun ang templo sa New Testament. Kaya yung tema, may mga kunting tayo doon. Okay tayo, Old Testament, templo, may images. Pero wala pong sacred images doon dahil yung sacred ay yung holy, yung kung ang Diyos mismo, mga kaibigan. Sana wala. Post time. So, nawala. Brother Rian, nakapost yung time natin. So, pinost natin yung time ni Brother Rian. Ayan, yan, bumikit. Na, nila yung mga. Brother Rian? So, Brother Rian. So, habang wala pa, no, si Brother Rian, pupulso muna tayo sa ating mga manonood dito sa live. No? So, what, ano muna tayo? No? Shoutout muna tayo sa mga nanonood. Si Marcelo. Hang on. Wala yung ano ka, yung live ko. Disconnect nata si Brother Rian. Lang, oo nga eh. So, check muna natin ang mga tao dito sa live. Ayan, papuso muna tayo. Shoutout muna tayo sa mga manonood. So, shoutout! Ayan. Shoutout! Ayan, kay Jason Lawrence. Shoutout sa inyo. Kay Let Boy Letra. Letra from Letra. Shoutout sa inyo. Kay Rico Aguilar. Shoutout. Kay Pablo Escobar. Shoutout sa inyo. So, kay Online Preaching. Shoutout po. No? At kay Shane Rio Veros Malakas. Ayan. Kay Edwin Baja Servano. Yan, shoutout sa inyo, no, sa mga nanonood. Dito kay Baptist Church, shoutout sa inyo. Ayan, sa mga nanonood. So, pwede rin po natin pulsuhan, no? At shoutout kay Online Preaching. At shoutout kay Kumaring Nadran, no? Si Sis Nad, kumari ko po yan. So, shoutout po sa iyo. Kay Tabano, Inguio, no? Bobby, shoutout. Kay Sandrio, shoutout. Diyan po sa punto por punto, kay brother, ano? Kay brother, Jando. Bro, Jando, ba pwede mo pulsuhan habang wala pa si brother yan natin? Okay, dito sa ano, dito sa atin sa Facebook, tumataginting po tayo na 700 ang live viewers natin. Oh, shout out lahat sa mga nagko-comment. Tsaka sa ating YouTube, umaabot tayo ng 1,231 live viewers. So sobrang dami talaga pag punto por punto na, no? Okay, brother Nash. Ayun, so maraming salamat, no. So habang wala pa si Brother Rayan, so dito na. Ayan, yan. So, Brother Rayan. Minuto po. You still have 2 minutes and 22 seconds. So, all good na ba? Yes, okay na tayo? Okay. Okay, kung okay ka na, you may take your 2 minutes, bro. Yes, concluding na po yung statement natin. Again, ang atin pong dapat na mabasa ay meron pong sacred images dahil doon sa New Testament. At kahit yung sacred na lang, mabasa din sa Old Testament, pero yung pinaka templo po natin, yung pinaka punto natin yung New Testament, kasi nga andito po tayo sa New Testament times. Dito po tayo nagsisimula tayo sa iglesia from the Lord Jesus Christ, from the apostles down hanggang sa atin ngayon. Ano po yung templo na yun? Yun ba ay templo pa rin ng Old Testament or templo na ng mga mananampalataya? Ayan bang mga mananampalataya? Palagyan pa ba natin ng mga images? I don't think so. Hindi po yan tamang paggamit ng Biblia at hindi tamang aral na dapat iwasan. Ay hindi po tayo against sa mga images. Meron kayong mga images dyan.
wala po tayong against doon. Pero may pinaka-against po kami na hindi po tema ngayon. Pero wala na pong bakit wala kaming sacred images or images. Bakit wala kaming images sa New Testament? Eh kasi sinusunod namin po yung tamang paggamit ng Biblia at ang mga apostol. Wala po silang daladalang Ark of the Covenant. Wala po silang templo ng Old Testament ng Nagibayon. Dahil hindi na po sila nagpagawa. Because the Bible says we are the temple of God. Doon po ang presensya ng Diyos, hindi na po doon sa gitna ng Ark of the Covenant. Nandito na po, Banal na Espiritu, nasa mananampalataya, John 7:39. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig na may meron po kayong natutunan. Maraming salamat. Mr. Moderator. Okay, we still have about 30 seconds time left, but I think wait na niya. So thank you so much, Brother Rayan, sa iyong presentation. So dadako na tayo sa 10 minutes question and answer. So sa, dito na tayo sa cross-examination, nasa matatapos na tayo sa mga presentations. So ready ka na ba? Father Darwin, para sa iyong cross-examination para kay Brother Rian. Hello, mic test. So magandang gabi. Ready na po, Mr. Moderator. Okay, kung ready ka na, you may take your 10 minutes now. The Temple of God in the Old Testament and New Testament has... Kapatid, sa Banal na Kasulatan, sa Exodus chapter 3 verse 5, naging banal yung Holy Ground dahil sa presensya ng Diyos. Sa ngayon ka ba niyan? Yes, sangayon po ako doon. Doon po sa nabasa ng talata. At yan, dahil po sa presensya ng Diyos. Tama. Basahin ko muna. Sunod na tanong. Sabi ng Diyos dito sa Exodus chapter 3 verse 5. God said, come no nearer. Remove the sandals from your feet, for the place where you stand is holy ground. I am the Lord of your father. He continued, the God of Abraham. You stand in the holy ground because of the presence of God. Dahil sa presensya ng Diyos, itong lupa na ito naging holy ground. Dahil sang-ayon ka nito, sa 1 Samuel chapter 4 verse 4, ang presensya ng Diyos ay nasa kirubin. Sang-ayon ka ba din na naging banal ang kirubin dahil sa presensya ng Diyos? Hindi po ako sang-ayon doon. Dahil ang presensya po ng Diyos ay nasa gitna. Hindi po nasa loob ng kirubin. Nasa gitna po yon. Kaya ang banal doon, yung presensya ng Diyos mismo, dahil kung wala ang presensya ng Diyos na inamin nyo kanina, hindi po magiging banal yon. Yung mga kirubin na yon ay walang... Next question. Sa Exodus chapter 3 verse 5, naging banal dahil sa presensya ng Diyos. Totoo, hindi? Again, hindi po, dahil ang buong banal doon, yaon pong arka. Ano? Yung arka ang covenant po, yung pinakabanal doon, dahil nandoon yung presensya ng Diyos na nasa gitna ng kirubin. Hindi po yung kirubin yung naging banal. Next question. So, pinangayunan mo kanina sa Exodus chapter 3 verse 5, naging banal yung holy ground dahil sa presensya ng Diyos. Tama ba ako? Yes or no? Yes, inamin ko po yun dahil yun nga ang nakasulat. Dahil nandoon yung kung saan nandoon yung presensya ng Diyos. Kaya hindi po natin, huwag nating putulin yung kerubin doon po sa buong arka. Dahil yung arka ng covenant ay buo yun. Kasama yung kerubin doon pero yung banal doon ang buo dahil Next sa question. Presensya ng Diyos na nasa gitna. May mababasa ka ba na ang mga kerubin ay hindi sagrado na larawan? Meron o hindi? Wala po. Dahil wala din po tayong mababasa ang sagrado po silang larawan. Dahil kami po ay nag-abide kung ano po yung mababasa sa Biblia. Kaya yun po yung aming pinaniniwalaan. Next question. Sunod na tanong. Basahin ko muna sa Salmo 74:9. Ito nakasulat. Basahin ko muna. Dito ko mag... Your enemies have shouted in triumph in your temple. Yeah, itong highlight natin. All of the sacred symbols are gone. Tama ba ito? Yes or no? Sacred symbols. Objection, Mr. Moderator. Anong objection? Mamaya siguro gusto nating sagutin yan, napakadaling sagutin. Pero abay na lang tayo sa rules na yun pong inilatag ko muna yung itatanong ko ni Sir Darwin. Para at least okay. Masanay tayo sa pag-abay ng Okay. So, Father Darwin, meron kang counter objection? Sige, sunod na tanong. Dahil okay. Nasa mga yan eh. No? Sunod na tanong. Meron ba mabasa sa New Testament na ipinagbabawal ang paggawa sa imahe ng mga anghel? No? Wala po tayong mababasa ang ipinagbabawal. Mas lalong wala po tayong mababasa ang pinapagawa tayo. Kasi ang sabi ni Jesus Christ, teach them to observe all things whatsoever I have commanded you. Hindi po bawal na gumawa, kaya maggagawa, pwede tayong gagawa. Pero wala din pong utos na gagawa tayo. Kaya pwedeng gawin mo, pwedeng hindi. Next question. Sang-ayon ka sa Hebrews chapter 9 verse 5 na ang mga larawan ng anghel ay presensya ng Diyos. Nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos sa ibabaw ng kahuan ng mga kiruben, nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Sangayon po ako sa Old Testament dahil nga nagsasalita pa nga yan sa numero 7:89. Yung presensya ng Diyos, literal kasi nandoon nasa gitna. Kaya sangayon ako sa Old. Pero sa New Testament, dahil ang Hebrews 9, nagpapahiwatig doon sa Old Testament na inamin niyo po kanina. Next question. Salamat. Ito bang Hebrew
ay Old Testament or New Testament? Aparte po ng New Testament, pero yung context niya na inamin niyo po kanina ay nagpapahiwatig or nagpapahayag kung ano po yung nasa Old Testament. Actually, mababasa dyan eh. Ang, kung ano ang nasa Old Covenant or Old Testament. Kahit nasulat sa New, pero yung mga information na binanggit niya ay sa Old Testament pa. Next question. Question. So para sa iyo, yung mga kahit ang presensya ng Diyos ay nasa ipapahiwatig sa presensya ng Diyos ang mga kerubin. Para sa iyo, hindi pa rin ito banal. Hindi nga yun banal yung kerubin per se. Kasi ang banal po, yung buong arka. At saka, yung presensya ng Diyos, yun yung banal, nagpapakabanal doon. At hindi po yung kerubin. Next question. Next question po, Father. Asi dito sa Hebrew chapter 9 verse 5, sino ba ang nagpahiwatig dito? Ang kahon o ang kerubin? Ang presensya ng Diyos. Base sa talata. Yung ibabaw ng kahon po, ang sabi dyan, no? Sa ibabaw ng kahon ay may mga kerubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Yung nasa ibabaw, kasi nasa gitna po siya ng kerubin. Nasa gitna. Wala po sa loob ng kerubin. Nasa gitna. Exodo 25:22. Sino ba ang pinakamalapit sa nagpahiwatig? Ang kahon o ang kerubin? Yes or no? Sino ang pinakamalapit? Ang kahon o ang kerubin? Okay. Ang nagpapahiwatig po is ang buong, ang kahon. Kasama kasi ang kerubin sa kahon. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko, sino ba ang pinakamalapit sa nagpahiwatig? Ang kerubin o ang kahon? Base okay. Sa talata. Sa talata. Okay. Sino ang pinakamalapit sa nagpapahiwatig? Ang kerubin o ang kahon? Wait lang, moderator's time, moderator's time. So, tinawag kasi yung moderator. So, narinig ko yun kay Father Darwin. So, Rayan, sasagutin mo ba? May counter ka? Yeah, sasagutin ko kasi na dugtungan na niya na sa talata palang ibig sabihin. Okay. Sagutin natin. Okay. So, you still have, yes, you still have 3 minutes and 38 seconds. Go ahead. Okay. Ang sa talata, pagka nakasulat sa sentence, yung kerubin dyan, pero buo yan eh. Ang sentence kasi nagsisimula sa ibabaw ng kahon. Andun po yung buong sentence doon. Pero actually, ano ba ang pinakamalapit sa nagpapahiwatig? Ang kerubin o ang kahon? Kaya nga, ang sagot ko nasagot ko siguro, Mr. Moderator. Ano ba ang pinakamalapit sa term nagpapahiwatig sa presensya ng Diyos? Ang kerubin o ang kahon? Moderator's time, moderator's time. So, Bro Rayan, gusto bang mag-counter objection o gusto mo sagutin yung tanong? Yeah, sinagot ko yan na, sinagot ko na yan eh. Magka-counter ka ba? O hindi po. Sinagot ko kasi yan. At sasagutin natin ulit, okay. Baka hindi ba. Okay, sige. Kung sasagutin mo, pakisagot bro para patakbuhin natin ang oras. We still have 3 minutes and 16 seconds, Brian. Okay, ayun po sa talata nga, na ginamit mo dyan ay yung pinakamalapit sa sentence yung kerubin. Pero unang-una, ang buong sentence po ay patungkol po sa Ark of the Covenant. At hindi ko po tinatanggap yung salin na yan dahil sa King James Version na tinatanggap ko, wala po doon yung yung nakasulat na yan. Ibang salin po yan kasi. So next question. Sunod na tanong, kapatid. Ating mabasahin ang King James Version, bro. Sa Hebrew chapter 9, verse 5. I-pause mo na, bro. Nas, di mo nang, ito ako mag-ano. Susundan natin yung version mo. And over it, the cherubims of glory shadowing the mercy seat of which we cannot now speak particularly. So the glory shadowing the mercy seat refers to God. So ang tanong ko dito, sino ba ang tinutukoy? Sino ba ang subject dito sa King James Version mo? Of course, yung the cherubims of glory. The cherubims of glory shadowing the mercy seat. Hindi po nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Walang ganun. Next question. Ano bang naunawa mo sa glory shadowing? The mercy seat. Sino ba itong glory shadowing the mercy seat? Okay. The cherubims of glory po, yun pong pinaka sentence doon. Cherubims of glory shadowing the mercy seat. Kasi yun po yung nagsashadow sa mercy seat. Wala pong sinabi na yan po yung nagpapahiwatig ng presensya ng ibang salin po. Malayo po sa talata na ito. Ito po yung gusto mo na version. Diba? Sinusundan kita. So, sangayon ka ba nito? The cherubims of glory shadowing the mercy seat? Yes, sangayon po ako. Kahit basahin natin lahat yan, wala pong sinabi dyan na sacred cherubims. Wala po. Next question. So, the cherubs, base dito, the glory shadowing the mercy seat. So, meron palang glory ang cherubims. Yes or no? Meron pong cherubims of glory ang nakasulat. Wala pong sinabing the cherubims has glory. Ang sabi kasi, the cherubims of glory. Yes. Oh, possessive. It refers to the cherubim. Cherubims of glory po. Hindi po, cherubims has glory. Yung of, possessive yun. It refers to the cherubims. Yes or no? Alam mo ba yung of?
Literal possessive case po yan. Of course, yes, tama po yun na cherubims of glory kasi yung sinabi. Yes. Hindi po sinabi the glory of cherubims. Cherubims of glory, ay, isang possessive sentence po yun. Brother Rian, alam mo yung possessive case? Yes, time, or time, yes. Time, 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 time na po. So, dyan po natatapos ang ating question and answer. So, mainit na mainit po ang ating talakayan, no? Ngayong gabi. So, dadako na po tayo sa ating rebuttal. Yan. So, bago tayo dumako sa ating rebuttal, so pwede tayong pumulso muna at para pampalamig ng ulo. So, pumulso muna tayo sa ating mga manonood. So, shoutout lang tayo sa mga pangalan. Dito po tayo magbabasa ng mga ano, mga comment. So, shoutout Kuya Jepoy, shoutout Sandrio, shoutout Wataro, shoutout Chiki Curry, shoutout Hadley Maria Muzones, shoutout Sandrio, kaya shoutout ano to, diba, no? Kaya si Brian, Hens, shoutout Drew Kali Kaalim Pingol, idol yan. Si Edwin Bacerbano, shoutout yan, yan. So, sa punto-punto, baka may gusto kayong pulsaan na brother dyan to. Okay, shoutout ko lang yung mga nanonood ngayon sa ating live sa Facebook natin na ngayon ay umabot sa 704. Yan. And 820. Oh, 835 pala. 835. Ayan, no, nasa screen 835. And then sa YouTube natin, umabot ng 1,312. Oh, shout out ako sa lahat ng mga nanonood ngayon. Ang total views natin sa YouTube ay umabot ng 4,004. Okay. So, balik ko na kayo sa iyo, Brother Nash. Okay, thank you so much. So, syempre, hindi na natin patatagalin. So, ready ka na po ba, Father Darwin, for your 10 minutes rebuttal? Ready, okay. Ready po. Okay, if you're ready now, so you may take your 10 minutes now. So, maraming salamat, Brother Rian Fentes at sa ating moderator, bilang moderator natin. At napatunayan natin na ang presensya ng Diyos pala ay makapaging banal sa lugar. Ating unang babasahin ang Exodus chapter 3 verse 5. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Ating unawain maigi dahil gumagamit siya ng term implicit and explicit. So, meron talagang term implicit, no? Implied na hindi na kailangan basahin pa dahil implied yan eh. Sa Exodus chapter 3 verse 5, sinabi ng Diyos, huwag kang nang lumapit pa. Tanggalin mo ang inyong sandalyas dahil banal ang lugar na kinatatayuan mo. Sa size. Sa size, Brother Jando. Ako ang Diyos ng inyong mga ninuno. Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob. Nang marinig ito ni Moses, tinakpan niya ang kanyang mukha. Dahil natatakot siyang tumingin sa Diyos. So, ano yung lupa na nagtatayuan ng Diyos? Banal ito na lugar dahil nagpakita ang Diyos. At babasahin natin ang 1 Samuel chapter 4 verse 4. Ano ba ang nakapalibot sa kaban ng tipan o Ark of Covenant? Kaya, basahin natin ha. So, naging banal ang lupang iyon dahil sa presensya ng Diyos. So yung presensya, just imagine, malapit ka sa Diyos, lalapitan ka sa presensya ng Diyos, no? Yung mga lugar na yon maging banal yon. Kaya ngayon natawag ang Jerusalem Holy Land. Bakit nandun si Kristo eh? Doon isinilang si Kristo. Holy Land. Hanggang ngayon, banal na lupa yung Holy Land. Lalo na ang presensya ng Diyos ay nasa ibabaw ng kirubin. Naging banal din yan. Pero hindi lang aaminin ng ating kapatid. Dahil wala na siyang role ngayon kung aaminin niya. Pero implied na yan. Linaw na linaw. Basahin natin ang 1 Samuel chapter 4. Ito po ay hindi nila matitinag ito. Kaya ipinakuha nila sa Shelo ang kahon ng kasunduan ng Panginoong makapangyarihan. Ang takip ng kahon ay may istatua. Istatua pala, kirubin. Ng dalawang kirubin. At nananahan sa kalagitnaan nito ang Panginoon. Sumama sa pagdala ng kahon ng kasunduan ang dalawang anak ni Eli. Na sina Hophni at Phinehas. So dito mga kapatid, inaamin na niya kanina na naging banal yung lupa dahil sa presensya ni Yahweh. Dito, nananahan nga eh. No? Kaya nga, naging, base sa Hebrews chapter 9 verse 5, ito ang nakasulat. Sa ibabaw ng kahon ay may mga kirubin na nagpapahiwatig ng presensya ng Diyos. Hindi ang kahon ang tinutukoy dito. Sino ang nagpapahiwatig sa presensya ng Diyos? The growth and the glory of God is the cherubim. Bakit? Nananahan ng Diyos dyan. Kaya nga, naging banal. Kahit hindi natin mababasa. Implied yan. Yan ang ginagamit mo na term. Implicit. Implied. No, kung basa tayo ng Biblia sa Nehemias 8:8, basahin nyo ang kasulatan. At unawain nyo naman. No, posible ang babasa tayo. Wala tayong unawa. So,
At sinusundan natin. Hindi yan wastong wastong ano translation. Gusto ko King James Version. Sinundan natin. No, ano ba ang kahon ba ang tinutukoy dito? Na klarong-klaro na ang subject dito is the cherubim. The cherubim, subject dito is the. Kapag may article na the, it is the subject of the sentence. The cherubims of glory shadowing the mercy seat. It refers to God. Wala namang glory ang ordinaryong imahin. Pero because of the presence of God, naging yung kabanal-banalan ay nagpapahiwatig sa presensya sa Diyos, no? So, sabi niya dito, the cherubim has, hindi na ginamit itong term has. Of dito ang ginagamit. Ano ba yung of? Possessive case. Ano ba yung possessive case? It refers to the subject. It refers to the subject. Of, possessive case. No? The cherubims of glory. So parang ang kaluwalhatian ay nanggaling sa cherubim. Bakit? Nandiyan nananahan ng Diyos. 1 Samuel chapter 4 verse 4. Naging banal yan dahil nananahan ng Diyos diyan. Kahit hindi natin mamabasa. At sabi niya, sa ngayon kami na merong images. So dito na lang kami mag-debate secret ba o hindi. At inaaminan niya impliedly sa Exodus chapter 3 verse 5 na naging banal yung lupa dahil sa presensya ng Diyos. Kaya nga, inilagay ito. Now, mabasahin natin, Brother Jando. Dos Chronicas, chapter 3, verse 10 to 13. Ito nakasulat. Inilagay ito sa Holy of Holies. Kung nandyan yung ating basahin. At sa kabanal-banalang bahay, o sa templo, ay gumawa siya ng dalawang kirubin na gawang nilarawan at binalot nito ng ginto. Patuloy. At ang mga pakpak ng mga kirubin ay may 20 siko ang haba. Ang pakpak ng isang kirubin ay 5 siko na abot sa panig ng bahay. At ang kabilang pakpak ay gayon din na may 5 siko na abot sa pakpak sa isang kirubin. At inalagay ito sa kabanal-banalan na lugar. Holy of Holies. Nasa sa likod ko. So, napatunayan natin, naging banal yung sacred images dahil sa presensya ng Diyos. Hindi sa ribulto. Dahil sa presensya ng Diyos. No? At base sa talata na ginagamit natin, nandun pa lang Diyos makipagkita. Just imagine ha, sa harap sila, kaya hindi makikita ang Diyos. Invisible yung Panginoon, gumagamit sila tangible representation ng Diyos. Yung kirubin, babasahin natin ang Exodus chapter 25 verses 22. Ito ang nakasulat. Makipagkita ako sa iyo roon sa gitna ng dalawang kirubin. Just imagine, ang Diyos ay makipagkita nila. Nasa ibabaw ng kahon. At ibibigay ko sa inyo ang lahat ng utos para sa mga mamamayan ng Israel. At sa 1-3, yung buong templo, mga kapatid, punong-puno ng presensya ng Diyos. Babasahin natin, Brother Jando. Sa 2 Chronicles chapter 7, verse 1, nang matapos ni Solomon ang kanyang panalangin, may apoy na bumaba mula sa langit. At tinupok ang handog na sinunog at ang iba pang mga handog at nabalot nang makapangyarihang presensya ng Panginoon ang templo. Lahat ng nandun sa templo ay secret po yon dahil sa presensya ng Diyos. At inaamin niya dahil sa presensya ng Diyos, yung lupa naging banal. Paano niya ma-rebat yan? Inaamin niya kanina sa 1 Kings chapter 8 verse 11. Masahin natin, Brother Jando. So, malinaw naman yan. Binalot sa presensya ng Diyos ang buong templo. Ito sa 1 Kings chapter 8 verse 11. Hindi na makagawa ang mga pari sa kilang gawain sa templo dahil sa ulap, dahil sa kapangyarihan ng Panginoon ay bumanot sa kanyang templo. So lahat ng mga objects dyan sa templo ng Diyos, naging secret yan. Kaya nga, pumasok ang mga kaaway ng Diyos. Basahin natin ang Salmo 74, Brother Jando. Ito ang nangyari, mga kapatid. Pumasok yung mga kaaway, sumigaw sila sa loob ng inyong templo. Nagtaas pa sila roon ng mga bandila bilang simbolo ng kanilang tagumpay. Sa Noybi, Brother Jando. Sinibak nila ang templo na parang pumuputol ng punong kahoy sa gubat gamit ang palakol. Nung dumala silang palakol, sunod. Sa Noybi, exercise. All secret symbols are gone. There are no prophets left. No one knows how long this will last. So nawala yung mga secret symbols natin. Ano ba yung secret symbols? Yung mga larawan ng mga kerubin. So sinatawag ito, tinanong ko siya kanina, sa ngayon ka ba na secret symbols ito? Sabi niya, masadali ang sagutin, pero mamaya na yan. No? So kapatid na Rian. Okay. Okay, time. Maraming salamat, Father Darwin, sa iyong presentation sa rebatan. Yung rebatan. So, Abel Rian, ready ka na para sa iyong cross-examination para kay Father Darwin? Yes, ready na po. Okay, ready ka na. Your 10 minutes starts now. Alright,
May tumawag. Teka, pero may tumawag. Off ko lang. Okay, post time mga ako. dinig ba dyan yung may tumawag? Ulitin Hindi, natin. Wala, wala. Ayan, ayan. Okay, wala. Okay, sorry, sorry. So, may tumawag wait sa'yo. Lang, restart ko lang yung time. Restart ko lang yung Masa, time. okay. Wait lang. Ready ka na, bro? Alright, ready na po. Ready. Mr. Moderator. Okay, kung ready ka na, I'll give you... Bro. Go ahead. Okay. Dito tayo, magsisimula po tayo sa mga palaging binanggit niya po si Darwin, yung about sa cherubims. Kayo ba sa inyong templo may mga cherubims pa ngayon? Sagot po. Hello, my test. Yes, meron. Marami. Okay. Kasi yung mga talatang na ginamit mo, yung dalawang cherubim kasi nasa ibabaw ng luklukan ng awa, meron doong presensya ng Diyos. Yun bang mga cherubims nyo na meron, marami, may presensya ng Diyos doon ngayon? Yes or no? Yes, dahil sacred images yan eh. Sa sacred images, unang-una, punta tayo. Ang topic natin, Temple of God in the Old Testament, New Testament sa sacred images, yan ang pinatunayan ko. Na nababatay din yung templo sa amin ngayon na merong sacred images. Ang sa inyo, parang wala pa. Next question. Okay. Noon pong sa Old Testament kasi, kung familiar po kayo sa panahon ni Usa, noon pong hinawakan niya yung arka at siya po ay namatay dahil po napakabanal ng arka na nahawakan niya. Meron bang namatay na nakahawak sa inyong kerubin na ginawa ngayon on the spot? Unang-una, salamat brother na inaamin mo na yung Ark of Covenant ay sacred. Salamat. At meron bang namatay? Wala. Walang namatay. Dahil unang-una, sa tanong mo, inaamin mo na nabanan pala ang Ark of Covenant na nandyan ang sacred images. Next question. Okay. Sa New Testament po tayo, dahil ito po pinaka ano natin. Sa New Testament po, ang Ark of the Covenant ba ay dala-dala ng mga apostol pa o hindi na? So, inuulit mo lang yung katanungan mo kanina. Una-una, dahil hindi yan ipinagbawal, hindi napatuloy pa yan na aral na yan. Dahil hindi sinalungat ng mga apostol. So, napatuloy pa hanggang sa kanilang panahon. At pumasok pa sila sa templo sa Acts of the Apostles chapter 3 verse 1 upang magdasal sa oras ng alas 3 at magdasal doon. Next question. Okay. Yung presensya ng Diyos na palagi mong nabanggit din sa inyong libatan ay dahil na yun daw, sabi mo, ayun mo, na yan ay nagpapakabanal doon sa lugar ay Genesis 3 at sa arka o sa mga kerubin. Ang tanong ko sa iyo ngayon ay sa New Testament kasi ang Diyos mismo, ang presensya ng Diyos dahil Diyos ang Holy Spirit ay mananahan sa mga mananampalataya. Aariin mo bang banal ang mananampalataya dahil nandyan sa kanya yung presensya ng Diyos? Maraming salamat sa tanong. So kung naging banal dahil sa presensya ng Diyos, tayo, lalong-lalo na ang mga sacred images dahil nanahan doon. So inaamin mo din na naging sacred yun dahil nandun ang presensya ng Diyos. Hindi yan kasalungat sa presentation ko. Naging sacred yung images dahil sa presensya ng Diyos. Naging banal ka dahil sa presensya ng Diyos. So inaamin mo na na ang imahin sa kerubin, sacred din dahil sa presensya. Next question. So sa New Testament po, yung ginawa ninyong kerubin, sabi mo, ayon mo, may presensya ng Diyos, banal, at ikaw, kung may banal na espiritu ka, ay banal ka din. Kayo ba ay magkasing banal or mas lamang po yung image sa iyo? Una, Mr. Moderator, no, topic natin has sacred images. Ang Old Testament, Temple of God has sacred images. So yung tanong mo ay very subjective na. It focused to the sa subject matter natin. So, Bro Ryan, meron ka bang counter-objection? Counter-objection po, ang tanong ko po, Mr. Moderators, mga about po sa pagpasa banal, sa kerubim at saka sa tao na templo ng Diyos. Para po puro pusok sa tema po yung nasa isip ko, pero kayo po yung mag-decide. Yan lang okay. Lamang po yung aking concept. Okay. Since ang he doesn't want to answer the question you give, so maybe proceed tayo sa ibang question, bro. Sige, bro. Tanong tayo ulit. Okay na ba? Si Moderator Johnson? Okay ba kayo pag ano kayo? Okay. Alright. Anong time nyo yan, Brother Nash? 5 minutes and 51 seconds. 51. Okay. Yes, bro. Go ahead, bro. Go ahead. Okay. Alright. Doon sa, since pwede ko kang itanong na ngayon, pasok sa tema, yung doon pa rin, sa, kasi ang pinaka-argumento is about sa cherubim na imahe na naging banal. So ngayon, ay aking pong katanungan ay doon po sa numero 7, 89, at atin po yung ihambing po sa ating panahon, New Testament. Doon sa numero 789, nagsasalita po doon, galing yung presensya ng Diyos, nagsasalita doon. Ang katanungan ko po, kung yung bang mga
cherubins ngayon ninyo na ginawa na ayon ninyo ay banal pa rin? Meron bang presensya ng Diyos o kaya may madidinig ka bang magsasalita dyan na presensya ng Diyos katulad ng mga cherubin sa Old Testament? Meron o wala? Una-una, hindi na ito topic nagsasalita ba or hindi. So ang topic natin, ang templo ng Diyos sa Old and New Testament, the secret images. Sana Brother Rian, unawain natin maigi yung topic natin. Hindi ako nagpapatunay nagsasalita ba yung... Pause time. Father Darwin, if you have a concern about sa tanong niya or hindi mo siya gusto sagutin, i-address niyo po sa aming moderator po para... Para may stop natin yung time. So, moderator, yung topic okay. natin, the temple of God, the Old and New Testament and secret images. Hindi nakasaad dito na yung mga secret images ay magsasalita. Pagpatunayan ko na nagsasalita hanggang sa ngayon. No? So out of context yung tanong niya. Okay. So Bro Rian, meron kang counter objection, bro? Yes, ang counter objection ko po doon ay sinundan ko po siya sa kanyang mga cherubins. Kasi hindi po tayo nag-ano lamang doon sa tema kung meron o wala. Base po tayo sa mga sagot mo o kaya mga presentation mo. Ang presentation kasi, Mr. Moderator, banal yung cherubin eh. Tapos ngayon, meron daw silang cherubin na ginawa. I-check natin kung banal pa rin, katulad ng Old Testament. I think that is in the topic. Okay. Nasa sa inyo so, po yun. Yes. Oh. Actually, pagtitimbang to ng moderator, para sa akin, sa moderator one, no? Wala akong control kung gusto niya sagutin o hindi niya gusto sagutin. Maging sa'yo, bro. Hindi ko kontrolado kung gusto mo sagutin o hindi mo gusto. So, all I can say, bro, ang kaya kong panghawakan dyan is kapag siya lumalabag sa yung tinatawag na categorical or may mga ano minim, no? So, doon talaga ang papasok tayo. Pero dito, that is a decision coming to his, no, na kung sasagutin yung tanong mo, hindi. So, ganun din sa'yo, bro. Vice versa, kung ganyan din ang situation sa'yo, ganun din gagawin ko. But hindi ako judge dito. At all I can say, bro, na pwede natin ituloy yung debate. Magtanong ko ulit another question, bro, para makapag-proceed tayo. Yun yung para sa akin. Tanongin natin si brother, Johnson. Apo, bali, itatanong natin kay Brother Gitgan kung sasagutin niya po ba o hindi. Out of the topic, Mr. Moderator. Ayun. So, Pastor Ventes, may objection kayo? Mayroon kayong ano? Okay na po, tapos na po yung objection ko at ginagalang po natin yung ganyan. So, kung para sa kanya out of topic, so Bro Rian, pwede tayo mag-proceed into another question, bro. Check po ang time. Check time tayo, 4 minutes 37 seconds. Okay. Okay, ang gusto natin linawin, next question, Sir Darwin. Yung bang templo ng Old Testament, yun pa rin ba yung templo noong nagiba ni General Titus after na nagiba yung templo na pinasukan ni Jesus noon, nung buhay pa siya sa lupa? Yun pa rin ba yung templo after that, yes or no? Hindi na na-restore yung templo ngayon. Pero ang topic natin, may secret images ba yung templo? Napatunayan ko na may secret images dahil sa presensya ng Diyos, naging banal yung mga secret images. Ay yung mga images na ginawa nila ni Moses at sa mga tao. Alright, kung hindi na pala yun, ang templo na yun, kung meron mang secret images, saan natin ilalagay yung mga secret images ninyo kung hindi na yun, hindi na yun yung templo? Saan natin ilalagay yun? O, unang-una, si Kristo ay nagbigay natin ng maganda na aral na pinatuloy ng mga apostol. Dahil ang Biblia ay na-close. Objection po, Mr. Moderator. No? Sorry, objection. Post time. Categorical po yung tanong ko, saan? The category is a place. Kaya sana masagot po yung saan, tapos paliwanag lang, Sir Mr. Moderator. Okay. Para sa akin, bro, kung yung tanong mo saan, dapat meron kang given answer doon. Magpapagpipilian niya alin doon sa dalawang place na gusto mo. So, Mr. Moderator, hindi ko lang bigyan ng multiple choice kasi hindi ko alam kung saan para malaman natin kung saan. Kasi walang category doon, bro. Hindi niya mapipili doon. Pero sige, Pastor, Father Darwin, meron ka bang counter-objection doon sa kanya? Ang counter-objection ko, Mr. Moderator, ang topic natin, balik tayo sa topic pero hindi tayo mawala. The Temple of God in the Old and New Testament has secret images. Focus lang tayo dyan. Tanongin din natin ng ating isang moderator. Bro? Okay lang, tuloy natin. Next question. Okay. So, bro Rian, next question tayo, bro. Okay. But before you continue, bro, time check muna tayo. 3 minutes and 90 seconds. Go ahead. Okay, so ganito na lang. Kung hindi po yung templo ng New Testament, hindi na pala, ayon sa sagot mo kanina, so ito na lang, ano ngayon ang templo ng Diyos after the nasira o nagiba yung templo na yun? Ano ngayon ang templo ng Diyos?
Well, balik muna tayo sa topic. The temple of God in the Old and New Testament has sacred images. Ito pong topic natin. So pinatunayan ko lang na ang templo ng Diyos may sacred images. Yan ang focus sa topic natin. So, napatunayan ko. Okay. So, post time tayo. Post time. Father Darwin, pwede pong i-address niya sa amin kung halimbawa yan yung ano niya. Amin sa mga dito ito. Basta mo dito yung tanong ay hindi na nababatay sa topic. No, napatunayan ko na ang templo ng Diyos ay may secret images. So, dahil yung mga apostoles ay meron na silang bagong pamaraan, bagong reliyo, nagsimula pa lang sila sa panahon sa New Testament. Okay. Basta patunayan sobra ko na yan. May secret okay images. Po. Okay po. Sobra na yan. Meron ka po bang, ano? Meron ka po bang counter-objection? Yes, kasi ang counter-objection ko po, Mr. Moderator, hindi kasi kompleto eh. Ang sabi kasi, may templo. I mean, may sacred images sa templo. Hindi yan ang tema, Mr. Moderator. Ang tema sa Old and New Testament. Kaya I'm talking about the New Testament now. Hindi kasi templo lang at ano eh. Kaya nga, nilagyan natin ng ano, saan, kailan. So, New Testament po ang tanong ko. Kaya kanina, sinundan ko po yung tanong eh. Sabi kasi kung templo pa ba yun o hindi. Sabi niya, hindi na. Kaya ngayon, magtatanong ako kung ano na ang templo ng Diyos para malaman natin kung anong templo yung sa New Testament kasi nasa tema yun. Okay, okay. So, I'll give you another chance to ask Father Darwin. Father Darwin, are you going to answer his question o magpapas tayo another question? Yes, I will answer the question of Pastor Rian. So, okay. Wait lang po, wait lang po. Time check lang tayo, time check. We still have 2 minutes and 44 seconds. Sige, go ahead, Father Darwin. Sa New Testament tayo, sa Luke chapter 2, verse 22 to 23, doon pinipresent si Kristo sa templo ng Diyos. Sa Matthew chapter 21:13, sabi ni Kristo, ang templo ay bahay dalanginan. So hindi niya dinidestroy ang templo, ini-acknowledge na bahay na dalanginan. At next ang mga pasok sa templo. Next okay, next question ko po si Darwin, ano? Ang tanong ko kasi kanina ay noong pong nag-iba yung templo, yun pa ba yung templo ng Old Testament? Sabi mo hindi na. Eh ngayon, binasahan mo ako ng Luke at saka Matthew na si Jesus Christ nandoon pa. Ang tanong ko po sa iyo, kailan ba itong nabasa mo na isulat mo ng Lucas at Matthew, alin ba nauna, si General Titus o itong Lucas at Matthew ng mga narratives nila? Alin ang nauna doon? O nauna ang mga account sa mga ebanghelista. So, piniprove ko na kahit si Kristo ay hindi sumasalungat sa mga imahe na sa loob ng templo. Hindi niya sinabi na, oh, kunin niyo na yung mga larawan ng mga kirubin. Sinasabi pa niya, itong bahay ng Diyos, bakit ginawa niyo na bahay ng mga magnanakaw? So, kinukonform ni Kristo. Kung ginigagba, so si Titus ay hindi yon. Wala rin pala sa Diyos. Okay, next question. Sundan po kita dyan. May propesya ba ang Panginoong Heso Kristo na yung templo ng lahat ng doon ay magigiba? Meron o wala? Meron. Meron. Dahil hindi nila tinanggap si Kristo. Hindi nila tinanggap si Kristo. May propesya siya. Natupad niya yan. Yan ang nangyari. So, meron nang bago siyang religion. So, it refers to his new religion, which is now Christianity. So ano na ngayon ang templo ng Christianity after that? So, kung mabasahin natin ang first century Christian, meron silang catacombs. Dahil wala pa silang templo noon. So, saan sila mag-gather? Sa mga cave. Kapunta ako doon sa Holy Land. Doon sila mag-gather sa cave. At sa catacomb na yon ay may mga images ng ating Panginoon at ng mga apostol. Next question. Alright. So, ngayon, dahil inaari mong templo yung mga catacombs at templo din yung mga mananampalataya, I believe, aminin mo yan. So, ilan ngayon yung templo ninyo sa Old Testament? Time na. Amin sa New Testament po. Time? Masagot na lang siguro natin. Okay. Sige, this is last question, bro. At last question. Last question yan. Kasi, next, ano? So, isa lang ang templo, no? Pero merong templo na building, meron na yung templo na it refers to the people of God. So, yung templo where the people of God gather, tinatawag na templo ng Diyos. Pati na yun ng gather, templo ng Diyos din. Okay, time. Time's up. So, dalawin na tayo sa ating 10 minutes sa rebuttal ng negative side. So, ulitin natin ang tema para po sa mga manonood natin for today. At ang tema po natin, no? The Temple of God in the OT and NT has sacred images. So, yan po ang pinaka-tema po natin as of now. So, yan. So, maraming salamat po at sa panonood. So, Brother Rian, ready ka na ba for your 10 minutes rebuttal? Yes, Mr. Moderator. Ready na po. Okay, kung ready ka na, you may take your 10 minutes now. Ayan. So, magandang gabi ulit mga kapatid. Salamat sa inyong pagsusubaybay ngayon, pakikinig. Yan, napakaganda. No? Dapat kasi, tema mo yan, Sir Darwin, kaya kailangan nating isa-isahin. Ano ba yung Old Testament? Ano ba yung sacred images? Ano ba yung templo? Kaya lahat ng mga katanungan ko, paglilinaw yun. Actually, wag mong isipin na
ipapahiya o iipitin. Gusto po naming malaman kung ano ba talaga yung katotohanan na dala ninyo. Kaya itatanong ko yung nasa tema. No? Ang mga tanong ko kasi wala naman sa ibang mga ano, nasa templo, doon lang umiikot eh. Kaya ngayon, since hindi nyo sasagutin, ay yun ang pinakapunto ko sa inyo, mga kaibigan Katoliko, ano? At saka mga kaibigan natin, mga kapatiran natin. Ang pinaka, ano kasi, maganda yung last niyang sinabi, eh. Replay niyo po itong video na ito, last niyang sinabi. Yung sabi niya, isa lang ang templo. At nabanggit pa niya yung mga mananampalataya dahil yun talaga ang pinaka bagay. Yun ang pinaka bagay. Yung shadows of things to come, yung mga pare, pinalitan kasi yung lahat eh. No? Yung mga pare sa Old Testament, hindi na yun yung mga pare sa New Testament. Yun ang paggamit ng wastong paggamit ng Biblia. Kaya yun ang ina-abide natin na wala, hindi tayo mga ano eh. For example, ano na lang natin, yung mga kamumuntos, no? Pwede naman natin ano natin, tanggapin na hindi pagsang-ayon. Ipapalagay natin na sacred yung cherubim, yung lugar. Pero sa Old Testament kasi yun eh. No? Papalagay na lang natin para hindi tayo matagalan doon. Pero dito tayo sa New Testament, tingnan natin. Mahirap kasi sagutin kung ano pa ba yung templo? Saan ba ilalagay? Kasi gusto kong malaman, gusto namin malaman sa Darwin. May sacred images sa New Testament, sa templo ng New Testament. E nagiba yon? Anong nagiba ba yon? Ano na yung templo? Sabi mo, mga catacombs. E mga catacombs yung nabanggit mo, plural. Pero nung tinanong ka, ilan ba yung templo? Sabi mo, isa lang. Ano ba talaga, kuya? Gusto namin malaman po ang buong katotohanan na dala po ninyo. Kaya kung totoo po yung dala ninyong aral, ay malugod namin, papakumbabaan po namin yun ng aming puso at tatanggapin namin. Pero as of this time, parang puro palusutan kasi. No? Wala sa katotohanan. Unang-una, kung nagpo-focus po kayo sa kerubin, eh, sabi mo, yung kayo ba gumagawa ng kerubin? Sabi mo, oo, gumagawa kayo. Eh yung hinawakan ni Usa, yung arka, namatay siya dahil sa banal po yung arka na yan. Ngayon, napakabanal ng arka. Eh ngayon, meron bang namatay sa inyong mga images, kasi gusto nyo ipasok po ninyo ngayon na yung mga images sa Old Testament, yung mga images ninyo ngayon, the same, hindi po, mali kasi, hindi po kasi yun. Wag ninyong, hindi po pwedeng gawin po ninyong, ano, iparallel po ninyo yung Old Testament sa inyo ngayon. Hindi po pwede yun. Ang ibig sabihin yun, palusot na, ano yun, palusot yun, hindi yung tamang aral. Dahil ang New Testament ay iba talaga sa Old Testament. At inamin mo kanina, shadows of things to come. Kaya ano bang ibig sabihin ng shadows? Anino? Hindi yun yung tunay na bagay. Yun ang sabi ng Apostol Pablo. Tingnan po natin yung sinabi ng Apostol Pablo para po sa inyong kaalaman. Ang sabi po dito ng Apostol Pablo, sa, ayan o, dito po sa napakalino po, no, parang against po tayo kay Apostol Pablo, kung gano'n, no. Sabi niya dito sa Colossians. Tingnan natin yung Colossians 2:8, no. This is all about the, ano, sabi niya dito, Colossians 3:12. Hindi ko na ano yung halata dito. But sabi kasi dito, sabi niya dito, let no man therefore judge you in meat, in drink, or respect of an holy day, or of new moon, or of Sabbath days, which are a shadow of things to come. Those are just shadows of things to come. So ngayon, ang pinaka totoo, pinakatamang aral, yung templo ng Old Testament, hindi na yon yung templo ng New Testament. Kaya gibang-giba na ang tema mo. Although, for example, mapatunayan mo na may mga images sa Old Testament na templo, yun po ay half-truth. Kasi ang tema natin, at sinama natin yung New Testament, kasi nandito tayo, New Testament. Eh ngayon, New Testament tayo. Giniba yung templo. In fact, nabanggit ko po yung prophecy, devotional ko kanina, yung prophecy sa John, is that in John or Mark? I think Mark, no? Mark chapter 14 yata, yung sabi dito, ang sabi niya dito, is that 14 or 15? Parang dito yun. Okay. Meron pong prophecy, no? Nakalimutan ko po yung prophecy ni Jesus Christ na yun pong darating ang panahon. Ito po. Sa 13 pa lang, sabi dito. And as he went out of the temple, one of his disciples saith unto him, Master, see what manner of stones and what buildings are here. Ano pa nila yung templo, pero anong sabi ni Jesus Christ? And Jesus answering said unto him, seest thou these great buildings? There shall not be left one stone upon another that shall not be thrown down. Ayan, sabi pa ni Sir Darwin, ganap daw yung prophecy ni Jesus Christ na ito. So ano ang nangyari, mga kaibigan? Ang nangyari po, hiniba po yan ni General Titus. Kaya ngayon, wala na pong, ang templo na yun, hindi na po nagpa, ano eh, hindi na po nag, nagpagawa. Ang Diyos ng templo, the second temple, hindi na po nagpagawa. So, ang tanong ko po, saan natin nilalagay?
yung ano, kung ang templo, sabi niya isa lang ang templo. Ano ba yung isang templo na yan? Kasi sa New Testament, ang aral na pa ni Pablo, ang templo, yung mga mananahan, no? Yung mga mananahan. Kaya hindi na po kailangan ng mga imahe dahil ang templo ay mananahan. Saan natin ilalagay? At yung mga imahe kasi, yun ay nagpapahiwatig ng walang pananampalataya. No? Kayo na mga mahilig, mahilig po kayo sa ano, mahilig po kayo sa mga imahe, sa mga spiritual na mga bagay, pang-relihiyon na mga gawain, wala kayong pananampalataya kasi. Ang sabi ng Bible, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Yan po yung pananampalataya, ebidensya yan ng mga bagay na hindi nakikita. Ay gusto ninyo makita, gusto ninyo mahawakan. Pero ang sabi ng Diyos, yung pananampalatayang tunay, kaya God is a spirit. Kaya ang sabi niya dito, but without faith, kung walang pananampalataya, imposible ninyong ma-please ang Panginoon. Kaya kailangan po tayong mananampalataya sa panahon ng New Testament. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Operation na po ng Espiritu ng Diyos. Spiritual na po ang kanyang working. Hindi na po yung mga bagay na mahawakan, makita. No? Kaya ang nangyayari, dahil wala kayong dala-dalang imahe kung saan kayo, then ano ang gagawin? Kahit anong gagawin masama, okay lang dahil hindi kayo parang hindi kayo nakita. Yun yung mga parang magiging mangyayari. Pero mga kapatid, mga kaibigan, wala po dito, ang pinakaano natin yung templo ng New Testament. Ano ang templo doon? Ayon sa talata, hindi po yung, tingnan natin kung may maipakita ba siyang templo na yung mga catacombs tinawag na templo ng mga apostol o ni Apostol Pablo o sino mga apostol, kasi ang templo ay yung bana ang ating mga katawan, mananampalataya. Yun yung templo ng Diyos ayon sa mga talata na binanggit natin kanina. Kaya wala nang sacred images na sinasabi niya sa New Testament. At sa Old Testament, hayaan na natin yung Old Testament. Kahit tawagin niyo pang sacred yon, may mga imahe, alam namin yan. Pero hindi yon yung New Testament, kaya ang tema ngayon, half-truth, hindi po totoo, mali, nataaral, at hindi dapat sampalatayanan na natin. Hindi po yan, aral ng mga apostol, invento po yan mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Okay, we still have 20 seconds time left. So, confirm? Winaway mo na ba, bro? Confirm ko lang. Yes. Okay, kung winaway mo na. Okay. So, dadako na tayo sa ating cross-examination. So, ready ka na ba, Father Darwin, for your question para kay Brother Rian? Unang tanong, ang kahulugan sa temple, ating muna mabasahin. Okay. Temple, dito ako magbabantay sa tong ko. Brother Nas? Yes, bro. Sabihin muna kung okay na para yung pag-start ng time. Okay, sige. So, reset pin time, maray reset ko. Okay. So, ready ka na ba, Father Darwin? Kung ready ka na? Okay. Okay, go ahead. Masahin ko muna yung kahulugan ng temple. Ito ang kahulugan ng temple. Ay, hindi ko mabasa. O, dyan o. Palakihan mo. Temple, noun, church, house of worship. Sangayin ka ba nito? Yes, sangayin po ako na marami pong kahulugan. Kaya sa Old Testament, temple, yun po yung templo ng Hudyo. Sa New Testament, iba naman yung temple, yung church. Ano ba yung church? Yun po yung mga mananampalataya. Kaya pasok po yun. Napakatama. Salamat. Next question. Sunod na tanong, dito sa referensya, these scripts are believed to have been the places of worship of the early Christians at the time when the new worship was forbidden and the followers of Christ were generally persecuted. So crypts, yung catacomb. Doon sila, ginagamit nilang catacombs as place of worship. So ayon ka ba dito sa word scope encyclopedia? Yes, sangayon po ako, yes, na yan po ay naging place of worship nila sa New Testament. Pero hindi po yan yung templo ng Old Testament. Kaya pagka i-mix mo yan, halo-halo po ang lalabas na doktrina. Place of worship nila yung catacombs, pero yung templo, sila na mga mananampalataya. Next question. So sinangayunan mo kanina, yung definition temple is a place of worship. Tama ba yung sinangayunan mo kanina, yes or no? Sinangayunan ko, yes, ng Old Testament. Huwag natin putulin, sinangayunan ko na place of worship in the Old Testament. Old Testament, I mean. Dahil sa New Testament, sabi ni Jesus Christ, hindi na sa Jerusalem at hindi na rin sa mountain mag-worship. Kaya iba na po yung place of worship nila kahit saan, kahit sa bahay. Pero yung templo, yung mananampalataya. Next question. Salamat. Sunod na tanong. Balik tayo sa topic. The temple of God in the Old Testament and New Testament has sacred images. Itong term has, ano bang naintindihan mo dito? Meron. Salamat. Sangayin ko rin na mayroong images ang temple of God sa Old and New Testament. Yes or no? Hindi po. Sangayon po ako sa Old, pero hindi po sa New. Dahil ang templo nga ng Panginoong Diyos sa New Testament ay mga mananampalataya. Walang images po sa mga mananampalataya. Sa Old Testament, merong images. Kaya hindi po yun yung aking tinutukoy. Next question. Hebrew 9 chapter 5, sakayin ko ba? New Testament ito.
Sangayon ako na New Testament po nakasulat, pero ang isinalaysay ang yung old. Nasa verse 1 po, ang sabi po dyan kung ali, kung ano-ano ang meron sa lumang tipan. Nandyan po sa verse 1. Bawal talaga na may images ang mga simbahan, yes or no? No, hindi po sa mga sa New Testament. Pagka lalagyan po po ng Old Testament, yes po ang sagot po po doon. Pero pagka hindi mo lalagyan, sa New Testament, wala. Sa New, sa Old, merong images. Sa New, wala po. Sa New, wala. So, yung mga may images na simbahan sa araw na ito ay hindi kaloob ng Diyos yan, yes or no? Ah, hindi po. Hindi talaga yun kaloob ng Diyos dahil we must worship God in spirit and in truth. Spirit, hindi mo makikita. That's why we exercise faith sa mga hindi nakikitang bagay. So, hindi po yun kalooban ng Diyos. Sunod na tanong, dito sa, pakita ko muna, sa mga kasamahan mo sa See Inside Broadway Baptist Church, Pollard Building before redevelopment. Yung image ni Kristo, kasamahan mo ito. Sangayon ka ba sa mga kasamahan mo? Yes or no? Hindi pa ako sangayon dyan sa mga kasamahan kong ganyan, kung merong kasamahan. Pero actually, Baptist Church, hindi naman yan Bible Baptist. Pero sa mga Bible Baptist, wala po. Pero kung meron man, hindi ako sangayon. May pagkakamali din yung mga namamahala dyan. At ang sabi ni Kristo, ganapin ang lahat na inutos. Hindi po inutos ni Kristo na maglagay ng mga imahe dyan. Salamat. So, hindi ka sangayon sa kasamahan mo. Dito, sa Ethel Baptist Church, may Bethel Baptist Church, may image naman ni Kristo. Sangayon ka ba nito? Yes or no? Hindi nga ako sangayon sa mga gumagawa niyan. At ang Diyos ko ay hindi nag-utos na gagawa ng imahe sa New Testament o sa mga believers. Kaya pagkakamali nila yan. At bawat isa ay may pagkakamali at pagkakamali nila yan. Next question. Salud na tanong. Meron namang ibang Baptist. First Baptist Church of Longmont, Colorado. Meron naman siyang secret images ni Kristo, Good Shepherd. Mali din sila para sa'yo? Hindi ko sinabing mali. Ang sabi ko, hindi kalooban ng Diyos yung kanilang ginagawa at hindi utos. Kaya nga ang sabi ko, ay pwede kang gagawa o hindi, pero hindi po yan utos at kalooban ng Diyos na gagawa ng mga ganyan. And by the way, yan po ay place of worship at hindi po yan templo. Ang templo namin ay kami na mananampalataya. Kaya hindi pa rin yan sa pasok na ibato sa amin. Next question. Na tanong. So itong mga kasama mo, mga mali pala ito, yes or no? Okay, yes, ang dyan po sa paggawa ng imahe sa loob nila, may pagkakamali sila dyan. Pero again, hindi po namin kasamahan yan. Wala kang nabasa dyan, Bible Baptist. You have to understand, marami pong klaseng Baptist. Go to Bible Baptist churches, doon, wala po kami doon. Diba na itong mga Bethel Church, itong lugar na ito, para sa kanila is house of worship? Ah, hindi po. Hindi po yan house of worship na New Testament. Ang house po of God, temple of God is the believers. Kaya kahit sa bahay, pwedeng mag-worship dahil magiging house of worship po yung bahay kung doon nagtitipon yung mga believers. Next question. Kailangan po natin intindihin yan. So ito ang sinang-ayunan mo kanina, temple, noun, church, house of worship, house of God. Tama ba ito? Tama nga na maraming kahulugan, pero hindi po sinabi dyan old and new eh. Kaya maraming kahulugan, church. So dito ako sa church, sa New Testament church, ano ba yung church? Temple. Yung believers. Yun ang klaro sa Biblia na ang church ay tao, hindi yung building. Kaya yung house of worship sa Old Testament, iba sa New Testament. Malinaw po yun. Next question. So, itong dictionary na ito ay para sa'yo, mali ito? Hindi po mali, pero hindi malinaw. Dahil wala pong old and new. Kaya maraming kahulugan. It can be church, it can be house of worship. But lagyan po natin ang panahon. Is it old or New Testament? So, kulang po ang kanyang definition. Nakulang ito. So, ano ba yung standard reference mo na hindi kulang? Meron ka dyan? Ang Biblia po, ang standard reference ko na hindi kulang, na ang templo ng Diyos, 1 Corinthians 6, 19 and 20, 1 Corinthians 3, 15, ang mananampalataya, yung templo ng Diyos. So, sangayon ko ba na ang mga apostol hindi sumasalungat sa mga images na sa loob ng templo ng Diyos? Hindi ako sangayon. Ang sasabihin ko po, wala pong naisulat kasi na sangayon sila o hindi. Kasi po, sila po'y nagpipreach lamang. Kaya I cannot judge kung ayon ba sila o hindi. Pero implied sa mga sulat ni Apostle Pablo, if you have faith, then you have to exercise it na hindi nakikita, sumampalataya kang walang nakikita. Sa Acts chapter 3 verse 1, pumasok siya sa loob ng templo. Tama ba yung ginawa ng mga apostol na pumasok sa loob ng templo? Minsan, nagpunta sina Pedro at Pablo sa templo alas 3 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa ngayon ka ba nito? Yes or no? Sangayon po ako at the time of the book of Acts kasi transitional po yan at nandyan pa po yung templo na sinasabi natin sa Old Testament, the second temple. Pero hindi po upang gumawa ng mga imahe, wala pong ganun eh. Pumasok lamang po sila dahil mga Hudyo nandoon at nag-preach po sila doon sa templo at nanalangin. Hindi po nag-ano ng mga imahe. Next question. Itong templo na pinasukan nila, sangayon ka ba na may images ito? Yes or no?
Yes, meron pa po yan. At malinaw nga yan dyan sa Old Testament. Pero nga, that is not the New Testament. Okay? Old and New Testament kasi ang tema. Kaya half-truth lamang po yung Old Testament. Ilagay natin sa New kung meron ba. Wala doon. Next question. Next question. Matthew chapter 21 verses 12 to 13, itong nakasulat na doon si Kristo sa templo. At meron ba siyang winasak na laruan doon or yung mga table ng mga exchange money exchanger? Meron ba siyang winasak na laruan doon? Meron wala? Wala po siyang winasak na larawan dahil hindi po yun yung kanyang tema dahil meron na po siya binasa kanina na time. Magigiba time. Po yun one day. Post na. Tapos na po ang oras natin. So maraming salamat sa ating mga debatista, no? At talaga naman kung nakikita nyo ngayon, napakainit, no? Bagamat dito sa lugar ko malamig pero mainit yung labanan natin ngayon na talaga yan. So bago tayo dumako sa ating conclusion, no? Pulso muna tayo ulit sa ating mga manonood, no? So, yan. So, shoutout tayo sa mga nanonood. Si Pablo, si Tahiti, yan, shoutout. Si Online Preaching, shoutout. Si Brian Verte, shoutout sa'yo. Si Edwin Baha, shoutout. Si Boy Letra, shoutout. Si Jojo Abria, shoutout sa inyo. Si Kuya Jepoy, shoutout. Si Pablo Jose, shoutout. No? Si Sanrio, si Wataro, si Chiki, si, pangalan ito, si Tabamo. Matabamo. Okay, so sa punto por punto, baka gusto niyong mamulso. Okay, pulso naman ako sa punto por punto. Gaya na sinasabi ko, basta punto por punto, ang daming nanonood. Ayun, ang ating live sa Facebook, tumataginting na 824 live viewers. At sa YouTube naman, yung umabot ng 1,390 viewers. Basta punto por punto, daming manonood niyan. Kaya manood na kayo. Okay, Brother Nash, back to you. Okay, maraming salamat. Brother Jando. So yan. Set na natin ang ating timer for 5 minutes. Alam naman natin, no, sa ang rules po ng bring it on, no, along with the punto for punto, kung sino ang nauna siya mahuli. So, Bro Rayan, ang ilang minuto na? Conclusion na? Yes, conclusion na. 5 minutes tayo, brother. Okay. Yes po. So, Brother Rayan, so alam naman natin ang ating tradition. So, bro, kung ready ka na, sabi mo lang sa akin kung ready ka na. Bro Rayan? Inaayos lang yata. Okay. So, let's give him a time. Alright, I think okay na. Okay. If you're ready na, bro. Ilang minuto po again? 5 minutes. Five. Okay. Okay. Thank you. Okay. Go ahead, bro. Alright. So, again, dito po natin nakikita, ano, mga kaibigan at kapatid, na kailangan po natin gamitin ng tama ang idea. Yeah. Sa debate kasi ito, ay kailangan po kasi natin yung katotohanan, no? Huwag po tayong yung mga tinatawag na palusutan, pamuntusan, no? Hindi po 'yon ang katotohanan. Ang katotohanan po dapat ang lalabas ngayon. So ang katotohanan ngayon, mga kaibigan, mga Katoliko at mga kaibayo, ang katotohanan po ay yung tema ng ating butihing kausap at mabait na kausap ay hindi po 'yon sang-ayon sa tamang aral na nasa Biblia. Yan po ay half truth dahil half truth po 'yan. Yan po ang pinaka-dangerous doctrine. When the lies mixed with a little truth, no? Yung lies mixed with a little truth kasi the truth of the matter is meron pong templo na physical building na templo na noon ay sinaguga, noon ay tabernakulo yung tent, tapos naging templo yan, first built by Solomon, tapos nagiba, may second templo, yan po ang ibig kong sabihin ng templo na yon. Yung templo ba sa Old Testament na yan? Yan ba ay may images, meron, no? Pwede natin yan, aminin natin, meron po sa Old Testament. Again, meron pong images sa physical na templo building sa Jerusalem, yung mga images na yon nandoon sa templo. Eh hindi po ang tema natin Old Testament lang, at hindi rin po images lang. Okay? So ngayon, sa New Testament ba, yun pa ba yung templo na yon? Hindi na eh. Inamin ni Sir Darwin, hindi na. Dahil malinaw na mabasa natin sa talata sa Biblia na yung templo ng New Testament ay yaong mga mananampalataya. You are the temple of God. Kaya after na nagiba yung templo na yon, anong nangyari? Hindi na nagpagawa muli ang Panginoong Diyos. Saan na yung mga kerubim na yon? Saan na yung mga imahe? Dinala ba nila? Daladala pa ba nila? Balik na ninyo yung Hebrews chapter 9. Nagsasalay sa yon kung ano ang meron sa Old Testament. Hindi po dahil nasulat doon sa panahon. No? Isinalaysay lamang niya dahil ang Hebrews, isinalaysay yung Old, tapos ano yung mga paparating na mga bagay, yung mga tunay na mga bagay. Kaya ngayon, napatunayan natin na talagang mali ang aral na mayroong sacred images sa New Testament.
yung Old Testament, pwede nating tanggapin na hindi sangayunan yung sacred, no? Pagkalagay natin, pero templo ng Old Testament yun. Dahil yung mga Ark of the Covenant, yung mga cherubims, ay hindi po yun yung mga imahe ninyo ngayon. Yung mga imahe po ninyo, huwag ninyong ihambing yan, no? Sa mga cherubim noon na pagka mahawakan mo, pag hindi ka pare, patay ka. On the spot. Eh ngayon, hindi na. Bakit? Kasi, hindi, sabi pa niya kanina, may mga ano daw, may mga, may presensya daw ng Diyos, yung mga cherubim nila. Paano mo nalaman? Kasi nga, may video kang sinabi mo na yung mga hindi na ano ng pare, may ma-infested ng mga bad, evil spirits pa. So ano ngayon ang sasabihin natin? Kaya maling-mali po yung aral na yan. Dahil sa New Testament, we have to exercise faith, and without faith, it is impossible to please God. At ang pagsamba natin, we must worship God in spirit. Walang nakikita. In spirit and in truth. Dahil pag hindi mo makikita, you can exercise faith. Eh ang problema, walang pananampalataya, kailangan makita, kailangan mahawakan, kaya gumagawa kayo ng imahe, pero hindi yan yung mga imahe noong Old Testament. Hindi yan yung Ark of the Covenant, mga gawa-gawa po ninyo yan, at hindi po yan kalooban ng Diyos. At in fact, more than that, sinasamba niyo pa, niluluhuran at pinoposisyon. Kaya mga kaibigan Katoliko, we love you, and we pray for you na sana po kayo po'y maliwanagan ngayon na ang pagsamba na hinahanap ng Ama na magsamba sa Kanya sa Espiritu at Katotohanan. Walang imahe sa New Testament, lalong walang sacred images sa New Testament, sa templo ng New Testament, dahil the temple of God in the New Testament is the body of the believers, ang church, hindi na po yung physical na templo na building. Maraming salamat po sa inyo at sa aking kausap, Sir David. Okay, thank you so much, Brother Rian Puentes. Ayan, thank you sa iyong conclusion. So, dadako na tayo ngayon sa ating conclusion ng affirmative. So, ready ka na, Father Darwin, para sa iyong 5 minutes? Hello. Ready na po, kapatid. Okay, kung ready ka na, bibigay ko na po ang 5 minutes ngayon. Maraming salamat, Mr. Burrito, at sa ating mahal na kapatid. Balik natin sa topic, the Temple of God in the Old and New Testament has sacred images. It refers to the structure. So, merong structure sa Old Testament, meron ding bayan ng Diyos. Yung bayan ng Diyos, Temple of God din. At yung building, we are referring to the building, not to the people of God. Ito po ang topic, wala. Temple of God, not the people of God. So the people of God can be also temple of God. But dito, we are referring to the structure, the building, na meron bang sacred images. Yan po ang topic. At sabi niya, no, bawal po yung paiwas. Siya yung gumamit ng paiwas. Dahil kanina, sa Hebrew chapter 9 verse 5, sinundan natin siya. Saan ba dito ang nagpapahiwatig? Ang kahon ba o ang kirubin? Sabi niya, hindi yan wastong aral eh. Hindi yan wastong translation. Sa King James, sinundan natin. Ang nakasulat doon, ang subject is the cherubims of glory shadowing the mercy seat. Yan ang nakasulat. Binago niya. Instead of, sinabi niya kanina, has. No? So yan ang palusot. No? Kita niya, sabi niya sa kanina, bawal ang palusot. At ang gumiba sa templo ng Diyos, ay hindi naman ang mga Hudyo. Hindi din si Kristo, hindi din ang mga apostol, kundi si Emperador Titus, lagi niyang inuulit yan. So isang pagan emperor sa Roma, ang nagiba sa templo ng Diyos, hindi ang mga apostol. Therefore, hindi kaloob ng Diyos na gigibain yung ano, hindi ang mga apostol ang nagiba ng templo, kundi ang pagan emperor. So hindi ang mga tagasunod ni Kristo. At paulit-ulit natin na sa Exodus chapter 3 verse 5 dahil sabi niya hindi yan secret. Pero nakita niyo, hindi na siya nagribat sa secret. Dahil kapag magribat siya sa secret, maging fallacy yung mga explanation niya. Sa Exodus chapter 3 verse 5, and he said, "Draw not high either. Put off thy shoes from off thy feet, to the place whereon thou standest is holy ground." Yan sa presensya ng Diyos. So lahat ng mga bagay na sa loob ng templo ng Diyos ay secret objects. Kaya nga sa Numbers chapter 5 verse 17, ito ang nakasulat mga kapatid, Numbers chapter 5 verse 17. 5 verse 17 ito nakasulat. The Lord said to Moses and Aaron, "Do not let the group of Kohathite clans perish from the body of the Levites, that they may live and not die when they approach the most sacred objects." Bakit maraming sacred objects sa loob ng simbahan? Kaya nga tinanong ko siya kanina, sa Psalm chapter 74, verses 3 to 9, may pumapasok na mga kaaway ng Diyos sa loob ng templo ng Diyos. Nagdala sila ng palakol, martiryo. Dinurog nila ang mga sacred symbols namin. Ang tanong ko sa kanya, itong mga imahe ng mga anghel, kasali ba ito sa sacred symbols? Sabi niya, madali na yung sagutin, pero hindi yan, hindi pa oras sagutin. Yan po ay paiwas. Dahil kapag sasabi siya na kasali yan, hindi sacred. So napatunayan natin ang templo
of God, the temple of God in the Old and New Testament has sacred images. Ito po ang topic natin. Has sacred images. Meron ba? Dahil negative siya, patunayan na nawala. Nabigla siya dahil mga kasama niya may sacred images. At ipakita mo libre dyan do. Ang kanyang mga kasamahan, parang hindi niya alam ito. Yung mga kapatid niya at mga kasamahan niya, na mga puro Baptist po ito. So, kita natin, there's no unity among themselves. Broadway Baptist Church, Pollard Building, ito. May image, Bethel Baptist Church, may image ni Kristo. Meron ding First Baptist Church of Longmont, doon sa Colorado, sa Amerika. Sa Bethel Baptist Church, merong sacred images. So, mismo yung mga kasamahan niya, may sacred images. Oh. So, dito mga kapatid, ay sabi niya, mali sila dyan. No? Ako lang ang tama. So, ang dami ng mali, siya lang ang tama. So, ang katotohanan mga kapatid, ay makikita natin na napatunayan natin ang topic natin. Temple of God, no? Sacred images. Thank you. Okay. So, thank you so much sa ating dalawang magigiting na debaters. At syempre, pasalamat din tayo sa aking partner na moderator. Maraming salamat. Salamat. So, yan. So, before we go, no, syempre, before we end our discussion for tonight, so, meron po ba kayong gustong pasalamatan at batiin? Pero syempre, unahin ko na muna si Brother Rayan Puentes. Pastor Rayan, meron ka po bang gustong pasalamatan at meron ka po bang gustong ipromote? Yeah, marami. Unang-una, ito po yung pasasalamatan ko. By God's grace, ay tinulungan niyo po kami with the help of Brother Jando na matuloy at ma-arrange po kahit kayo na yung namamagitan sa amin pag-uusap. At pangalawa, salamat na marami, Sir Darwin, na pinanlokan niyo po ako. I don't know if you heard me challenging you, I think more than 5 years ago na, na sana makausap po kita. Kahit public, open po ako. Sir Darwin, at sana yung nabanggit ko kay Brother Jando na yung pong pangalawang ano dito sa same topic ay yung pong generation of images ay makasa natin, public or online, ay open po ako. At maraming salamat dahil ikaw po yung napakabait, nakausap, walang ad hominem, at yun lang yung mga ano sa debate na normal naman. Pero matinang kausap at mabait. Maraming salamat sa Diyos, unang-una sa karunungan na ibinigay sa atin, at sa mga fellow Bible Baptist Churches po na mga nanonood, pastors and members, shout out po sa inyo dyan. Continue to follow po ang ating page po, R.A. Puentes Apologetics YouTube at saka channel. At yan, I think Brother Johnson sa pag also sa yung pag sacrifice po ng inyong sa tagapag-aralan natin, mga HDA na mga kaibigan dyan. Salamat din po Brother Johnson sa inyong pag-sacrifice ng oras at sa lahat na nandito. Maraming salamat po. Ayun, so thank you so much Pastor Ryan. At thank you din at pinagbigyan mo ang aming invitation. So, Father Darwin, may gusto ka rin po bang pasalamatan at ipromote? Yes, una, pasalamat tayo sa Diyos na nagkaisa tayo ngayon sa friendly dialogue na discussion. At kasama natin si Pastor Rian Fentes at si Brother Anas at si sa Seventh-day Adventist na Johnson Amigan. Maraming salamat po. At Brother Jando Alabado at Brother mga kasama natin sa punto por punto. Maraming salamat sa inyo at ang Diyos na ang mag- bigay sa inyo na reward. Fight, Team Maria, the tax CFD with a humble heart. Ayun. So, thank you so much, Father Darwin. At,